Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato V. Carilli, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Receive God's blessings as you watch tonight's program entitled, I will expect great things from God. I will attempt great things for God. I am a leader. I am a visionary. I claim no defeat. I am more than conqueror. I am moving forward. I am determined. I will possess the land. Si Kristong palutin ko't kalasag. Sabi niya yan, 16:33, sa mundong ito'y meron tribulasyon. Pero huwag kayong malungkot sapagkat pinagtagumpayan ko siya para sa inyo. Sa original Greek, ang ibig sabihin ng Luday ito. Sa mundong ito ay maraming sakit, karamdaman, kahirapan, lungkot, takot doon sa kabiguan, pag-alala, kamatayan, krisis, kriminalidad, takot, pangamba, bagyo, lindol, ulan, maraming namamatay. Pero wala siyang kakayahan para pinsalain kasi tinanggalan ko siya ng kapangyarihan laban sa inyo. Wala itong effect sa inyo dahil sa aking nakatira sa inyo at gumawa ng aking sarili balutit kalasag ng mga buhay inyong lahat. Maraming pong salamat naman na kasama ka po namin ngayon at kasama ka namin habang panahon. Napakalaki pong karangalan sa aming makapaglingkod sa iyo. Madala po ang sambayan Pilipino sa iyong harapan at maturo lang yung iglesia na mabuhay kagaya mo, Panginoong Jesus. Mali, sumayo po ang karangalan sa lahat ng takilang bagay na gagawin mo ngayon at patuloy na gagawin hanggang kasakdalan ng iyong layunin ay mangyari at maganap. So are you weary and troubled? The light in the darkness to see. There is a light for a look at the Savior. Life more abundant and free. Philippines, are you weary and troubled? The light in the darkness you see. There is a light for a look at the Savior. Life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face.
and the things of earth will go strange. Lay them in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. The things of earth will go strange. Lay them in the light of His glory and grace. But turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strange. Lay them in the light of His glory and grace. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet. My Savior on that cursed tree, His body bound and rent in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed with heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless praise we will sing Your praise. O Lord, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. O Lord, O Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. O, trample death, where is your sting?
the angels roar for Christ the King. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God, praise Him. The Lamb is worthy.
Sabihin po natin itong lahat sa bayan ng Pilipino, mga iniibig Church of God. Ngayong araw na ito, ay mararanasan ko ang Diyos. At lahat ng kailangan kong himala, ay matatanggap ko. Salamat po, Panginoong Jesus. Siya'y sumaaki na. Amen. So palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Sumigaw po tayong malakas. Tumalon po tayong mataas. Kung tayo po'y naniniwala na ang buong Palawan, Visayas, Mindanao, Luzon ay pag-aari ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at siya po ang Panginoon at palutit kalasang ng bansang ito at walang pwedeng makapigil ng plano ng Diyos sa bansang ito sapagkat ito'y living like Jesus Nation ay pumalakpak tayo ng malakas. Sumigaw tayong malakas. Tumalon tayong mataas. At kung tayo po'y naniniwalang bukas ang langit ngayon at lahat ng himalang kailangan natin ay tatanggapin natin ay pumalakpak tayong malakas. Sumigaw tayong malakas at tayo'y tumanon ang mataas. At kung tayo po'y naniniwalang ito ang oras ng himula ng ating mga buhay ay pumalakpak tayong malakas. Sumigaw tayong malakas at tumanon tayong mataas. At ang lahat ng naniniwalang tinanggap niya na kanyang mga himala ay magsabi ng malakas na Amen! God bless you all. Be seated, please. Praise God. Ito sa bayan ng Pilipino, Church of God, kayong umilyo mo yung nanonood sa TV screen. Nakikinig po sa ating mga radio set, sa ating live telecast, sa Facebook, sa YouTube, sa website, Living Light Satellite Network Worldwide, tayo po'y nasa pinagpalat magandang bayan ng Diyos ang Palawan, Puerto Princesa City, na kung saan, hindi lang po taga Puerto Princesa ang nandito, kundi ang buong Palawan po'y nandito. Ay kung ano po ang gagawin ng Diyos ngayon sa lugar na ito, ay siya rin pong gagawin ng Diyos saan man po kayo naroon sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sapagkat ito po ang oras ng himula ng inyong mga buhay. Kaya habang ako po'y nangangaral, ay tanggapin nyo na po ang inyong mga himala. Huwag nyo na pong intayin, matapos pa ako. Sapagat ang Diyos po ng himala ay kanina pa nandito at walang sawa, walang tigil na gumagawa ng napakarami dakilang mga himala na kanya pong inilaan para sa inyong lahat. Kaya ako po inyong susulatan, tatawagan, ipapax, ititext, i-email, dahil gusto ko pong malaman kung gaano kadakila ang Diyos sa inyong mga buhay at kung gaano kalaking mga himala ang inyong pong tinanggap. Alam niyo po, ang aking pong pangangaral, paglilingkod sa Pilipinas at buong mundo para sa karangalan ng ating Diyos at mga biyahe, pananalangin, pag-ayon ay wala pong bayad, libre lahat. Pero alam niyo po, ang ating pong television, radio programs ay milyon-milyon pong binabayad buwan-buwan. Nangailangan po tayo ng almost 5 million buwan-buwan. At yun po yatin pong patuloy na ginagapang sa biyaya ng Diyos alang-alang po sa sambayan ng Pilipino na dapat pong mapagpala at totoong makarinig po ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo naman po, napakarami nagtuturo sa radio, television, yung mga puwit ng baso naman lahat yun. Nagpapayaman lang po ang mga yun. Gusto lang po na maging sikat, maging tanyag. Iba puro na namumuliti ka pa.
Si Tate Apostol po ay nangangaral dahil mahal ko ang Diyos at mahal ko po ang kalilawan niyong lahat. At yan po ang dahilan kung bakit lagi kong nag-a-appeal sa inyong lahat na tayo po ay magbigay para po sa ating mga programa ng television at radio. Pero hindi na po namin iniisipan po yung halaga po ng inuubos natin. Ang importante po ay maunawaan niyo pong lahat na kami nagmamadaling iligtas po ang sambayan ng Pilipino at buong mundo dahil bababa na po ang Panginoong Hesukristo. At ang inyo pong kaisa-isang kaluluwa ay walang katapat na pera. At yun pong mahalaga sa amin, ang inyo pong kaligtasan. Dami pong krisis ng mundo, ang daming problema. Dami pong namamatay araw-araw. Wala ka lang mabalitaan sa internet, sa Facebook, sa radio, diaryo, television, kundi puro patayan, puro gera, puro gulo, puro massacre, suicide. Ay, hindi na po siya naubos at natatapos. Kaya tayo po'y nagmamadali, nakikipag-awan po kay Satanas ng inyong kaisa-isang kaluluwa at ng balansang ito at ng 7 bilyong tao sa ibabaw ng lupa na kaagad ay madala po namin kayo sa langit. Kaya sama-sama po nating pagsunod sa Diyos para patuloy pong suportahan ang kanya pong mga programa ng oras ng Himala ay napakahalaga. Wala pong mayaman ang pwede pong mag-sponsor ng kanyang kalaki pong pera buwan-buwan. Ang Diyos lamang sa pamamagitan ng atin pong mga pagsunod. So ano pong kaya po ninyo, welcome po yan. Andiyan po ang bangakawan ng ministry. Kung kayo po magbibigay ng inyong mga ika po, so andiyan po yan. Magkano po ba ang gusto niyong i-pledge sa television at radio monthly? Sa mission of love. Ang iba po ay nagbibigay ng sobra sa 1,000. Iba po ay 100,000 dahil depende po yan sa biyayang tinanggap nila. Ang iba naman po kahit na kailangan po talaga ang pera ay binibigay po sa gawain ng Diyos. At sila naman po ay napagpala kagaya po ng mga taga Macedonia. Kasi lagi ko pong sinasabi, walang lugi sa pagbibigay, pakinabang lamang. At nalulugi lamang tayo pag tayo pinagdadamot sa Diyos. Lagi ko nga pong sinasabi, pag sarado ang palad mo, walang pwedeng ilagay rito. Pero pag bukas siya, lahat ay pwede mong hawakan. Kaya kailangan natin pong puso ay palaging bukas sa Diyos. Alam niyo, sa paglilibot ko po sa bansang ito, sa loob po ng mahigit 32 taon at sa buong mundo, lagi may nagtatanong po sa akin. Majority po ay mga anak ng Diyos. Mula po sa bisya, pastor, chairman ng Movement Coalition, pababa po sa mga kongregasyon. Mga kapatiran po sa iba't ibang denomination, fellowship, mula po sa evangelical, charismatic, full gospel, prophetic at so-called apostolic na wala pong apostolic experience, walang apostolic anointing, walang apostolic ministry at wala pong apostolic encounter sa Diyos. At ang lagi po nilang tinatanong sa akin ay yung bakit daw palagi po ako nagpapaabot ng pagbibigay? Palagi po ako nananawagang mag-ikapupo at magkaloobang lahat. Meron nga mga pong napaabot sa akin na pinapanood niya po yung programa natin mula umaga, tanghali, hapong, gabi, madaling araw. At ang sabi po niya, babe, kada panood ko araw-araw mula umagang madaling araw, eh hindi nawawala yung pagbibigay. So, ako po'y sumagot. Actually, hindi naman ako nag-uutos magbigay tayo eh, ang Diyos. Pinapaabot ko lang sa lahat. Hindi po ako nag-uutos na tayo po'y mag-ikapot, maghandog. Ang Diyos po nag-uutos, Malakay 3:8 hanggang 12. Hello. At sino pong matinong lingkod ng Diyos na nagmamahal sa inyong lahat na gustong makaalis kayo sa kahirapan, ang hindi po sasabihin sa inyo yan? Ikalawa ko pong sagot, eh kung hindi inuutos ng Diyos, hindi ko ipangangaral. Gano'n lang siya kasimple, inuutos niya, dapat ipangaral. Eh sino po ba yung nabibless pag tayo po yung nagbibigay ng mga ikapot mga kaloob? Tayo. Ano po yung una niyang pangako? Bubuksan niya ang pinto ng langit. Naniniwala po ba kayo ron? Ikalawa, ibubuhos niya ang pagpapalang walang sukat paglagyan. Ikatatlo, kahit saan po tayo pumunta sa buong Puerto Princesa, sa buong Palawan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, tayo raw po ay pinagpala. May bagyo, may lindol, may hiling, may kulto, may magnanakaw, may masasamang tao,
eh, blessed daw po tayo. Walang pwedeng pumigil ng ating pagiging blessed. At ika-apat, kahit ano pong gawin ng diablo, ay hindi niya tayo pwedeng pinsalain kasi sasawayin po siya ng Diyos. Pagagalitan. Iingatan niyo po yung ating kaisa-isang kaluluwa, yung ating pamilya, yung ating ministeryo, negosyo, trabaho, kinabukasan, pag-aaral, at lahat po ng may bahagi sa buhay natin. At ito po yung idadagdagong ikalima. Amen. Hindi na po tayo tatawagin ayos na mga magnanakaw. Amen. Hindi na po tayo tatawagin ayos na mga magnanakaw. Eh kasi alam niyo po, walang magnanakaw na napasok sa langit. Alam niyo, napakarami pong kapatira sa iba't ibang fellowship. Palakpak po yan ang palakpak, sayo ng sayo, lundag na lundag, bati ng bati, greeting ng greeting, kamusta ng kamusta. Eh mga magnanakaw naman na mga ikaputandog yun. Eh alam niyo, hindi po masama ang mga yan, pero no effect po sa Diyos yan. Walang magnanakaw na napasok sa langit. Kayo po ba'y sumasakay na lahat ng magnanakaw po'y kinukulong? Tama po ba yun? O, ganun din sa Diyos. Kaya wag lang po tayong pumalakpak, sumalubong, bumati, lumukso, lumundag. Mag-ikapo po tayo at maghandog at hindi na tayo tatawagin mga magnanakaw. Ito na po ang tawag niya sa ating ngayon. Mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen! Taas po natin yung ating dalawang kamay. Sabihin natin talaga malakas. Ano man ang kalagayan ko sa buhay, mula ngayon, hanggang bumaba ang Panginoong Jesucristo, ay mag-iikapo ako, magkakaloob ako, ayoko ng kahirapan, hindi to para sa akin. Ako'y mayaman, anak ng hari, ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, lahat ng sa Ama ay akin. Hindi ako magpapakahirap para sumagana dahil ang kasaganaan ko ay libre, regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya araw-araw, bukas ang puso ko sa pag-iikapo at pagkakaloob. Kaya naman, araw-araw, ako'y blessed at nabubuhay sa bukas na langit. Amen! Mahinang pumalakpak mga tao rito. Mahinang sumigaw yung mayayaman dito. Kulang po yung ngiti ng mga pinagpala rito. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mayaman. Walang mga anak ang Diyos na mahirap. Kung ang ama natin ang mayaman sa may-ari ng lahat dahil tayo mga anak, eh di atin lahat yun. Amen! Praise God! Sasamahan po natin ngayon ang Tate Apostol sa aklat po ng Mark. At ang abang ako po yung nagsasalita muli, tanggapin niyo na po ang inyong mga himala at andyan po ang bank account ng ministry. Maghulog po tayo, mag-email tayo, tawagan niyo po ako, i-text, i-fax, i-communicate kung magkano po ang inyong ibinigay, tabi niyo pong deposit slip para malaman po natin na kayo po'y naghulog. And I promise you a million times, mula po sa sentimo ng inyong ibibigay, lahat ay gagamitin para po sa gawain ng Diyos. At sigurado po kayo na kayo po'y nagbibigay sa tamang gawain. At huwag niyo pong kakalimutan, hindi lang kayo ang nagbibigay, kami po ang unang-unang nagbibigay. At sa katotohanan lamang po, ito pong nakalipas na linggo, ako po ay nagsakripisyo po ng kalahating milyon. Kalahating milyon po ang aking sinakripisyo bilang spiritual director ng ministeryong ito. Hindi ko po yun tight. Hindi ko po yung pledge sa TV, sa radio, sa mission at mission of love. Yun po'y additional giving ko, kalahating million cash. Para po sa atin pong tinatayong dwelling place. Sapagkat ibig ko po lahat po ng mga kabataan, kapastoran at lahat po ng gusto maglingkod sa Diyos ay makaranas po ng tuloy-tuloy na biyaya ng Diyos sa ating itatayong
limang ektarya hanggang sampung ektaryang dwelling place. At kayong pong taong ito, tayo po'y nagtayo na. At para sa akin, hindi po yung malaking halaga dahil ang Diyos po may-ari nun. Ako po'y makakahawak po ng 5 million, 10 million, 50 million. Hindi ako mag-aatubiling siya po ibigay sa Diyos lahat. Ang reason po kasi, ito lang naman eh. Mabuti po na tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. Pag tayo po'y napapagpala, dapat po yun. Galak na galak po kaming mag-asawa, ang aming mga anak, mga apo, mga manugang, ang buong ministry na tayo po'y talaga i-bless. Kasi yun po'y reason kung bakit tayo nangangaral para itaas ang inyong kabuhayan, ang inyong kalagayan. Dadagdagan sweldo nyo, dumami negosyo nyo, lumawak ang kinabubuhay nyo. Dapat po magana po yan. Dapat hindi siya tumigil. Pero huwag niyo pong nga kalimutan na kung bakit tayo binibilis ng Diyos, hindi para magpatotoo lang. Amen. Kundi kung bakit niya po tayo binibilis, una, para maging pagpapala, at ikalawa, para ipinans ang gospel. Hindi para imbakin ang pera sa lupa. Eh kasi pag bumalik si Jesus mamaya sa 1 linggo, wala ka naman matatalarihan. Kundi para i-enjoy ang biyaya sa lupa, i-enjoy ang maraming ani na yan, at ituloy po siya hanggang dun sa langit habang panahon. Yun po ang tama. Dahil pag hindi po natin ito naintindihan, eh marami po tayong iiwan ang ari-arian dito, kundi mo lang pinagamit sa Diyos, sisingiling ka ng Diyos. Mabuti pong marami kang sasakyan, pero kung hindi mo pinapagamit yan, nako, maraming hatol yan. Mabuti yung marami kang bahay, pero kung hindi mo naman pinagagamit sa Diyos yan, eh maraming parusa yan. Kasi yan ay kasakiman eh. Mabuting marami kang lupa, pero kung ikaw lang nangikinabang at hindi napaparangalan ng Diyos, nako, malungkot na istorya yan. Gaano naman po karami ang tinatangkilik natin, wala po siyang kabuluhan malibang ipagamit mo sa Diyos. At hindi po ito dapat pagtalunan, hindi siya dapat pag-aralan, at hindi dapat paghirapan. Bakit? Eh siya po may-ari ng lahat eh, katiwala lang tayo. Iiwan po natin lahat yan, si Jesus lang po ang atin pong dakilang gantimpala. Siya po ang ating wala hanggang kayamanan. Siya po ang ating wala hanggang kayamanan. At ito po maganda, the more we bless God and His work, the more will bless us more and more. At maniwala po kayo sa akin, mahigit 32 taon na po ako naglilibot sa Pilipinas at buong mundo, lahat po ng klase ng tao'y nakasalamuha ko na. Wala akong nakita na totoong nagbigay sa Diyos ng ikaputandog, ng may katapatan, ng namulubi. Ang nakita ko po, lahat ng pulubi, naging mga milyonaryo. Kaya pag meron pong nagnanakaw ng tithe at offering at nagdadamot sa Diyos, ang ninanakawan niya, sarili niya. Tinatanggalan niya ang sarili niya ng biyaya. Anuman pong uri ng kasakiman ay walang buwang sa langit. Galit po ang Diyos sa kasakiman at pagiging makasarili at pagnanakaw. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yan po ang kalikasan ng diablo at mga demonyo sa impyerno. At dahil tayo po yung mga anak na ng Diyos, malaya na po tayo sa kasakiman. Malaya na tayo sa pagnanakaw ng mga ikaputhandog. Malaya na po tayo sa pumuroblema. Sapagkat tulog kayo o gising, humingi kayo o hindi, tungkulin ng Ama, lahat po kayo pakainin habang panahon. At ang tungkulin lamang po natin, isang-isa lang talaga eh. Sumunod ngayon, sumunod bukas, sumunod sa 1 linggo, sumunod sa 1 buwan, sumunod habang panahon. At habang tayo po sunod ng sunod, yung biyaya naman po sunod ng sunod sa ating lahat.
Napakarami po nating mga kapastoran sa iba't ibang fellowship sa buong Pilipinas, buong mundo, mga Pilipino, mga foreigner, pababa sa kongregasyon ay namumroblema. Ang lagi ko pong sinasabi, eh siguro kung bakit puno ka ng pamumroblema, hindi ka kakugiver. Wala po sa dictionary itong gagamitin kong English, pero madaling intindihin. Ano, Pilipino naman tayo eh. Hindi ka giver, getter ka lang. It is only when you give and give and give to God, then you will get and get and get and get and get more from God. Kaya sabihin po natin itong malakas, I am a giver. I am a faithful giver. I am a generous giver. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. So, lagyan ako rito ng isang malaking bakit. Eh, anong gagawin natin yan, Tati Apostol? Sino po sa inyo naniniwala ang pag nagbigay tayo ngayon, i-bless tayo? Yung bakit ng mission yung gusto kong inyong ilagay rito. Marami pong nagtuturo sa TV at radio, pero marami puro na hindi totoo. At kami katotohanan po kalahati lang. Ang apostol po ay nagtuturo ng simple, totoo po siya. Ito po ang katotohanan. Pag kinunig po natin ang ating mga buhay, yung ating mga talento, yung ating mga tinatangkilik, yung mga perang iniwan ng Diyos sa atin sa kaligtasan ng kaluluwa, payayamanin tayo ng Diyos. Uulitin ko. Huwag niyo po itong kalimutan, isulat niyo. Pag kinunig po natin ang ating buhay, yung ating talento, yung ating pamilya, negosyo, trabaho, salapi, ano man ang iniwan ng Diyos sa atin sa kaligtasan ng kaluluwa, payayamanin tayo ng Diyos. Yan po ang sikreto. Ninyo na kailangan magbasa pa ng mga libro niya ng mga unbeliever, paano ka yayaman, ang daming turo sa TV, paano ka mag-iipon, paano ka mangungutang ng maliit niyang interes. Hindi po para sa inyo yun. Para sa kanila lang yun. Wala pong katotohanan yun kung meron po'y kulang. Ito po totoo. Inuulit ko po, simpleng-simple po ito. Pag kinonek nyo ang buhay nyo, talento nyo, pamilya, negosyo, trabaho, pera, resources, anuman po yan, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, payayamanin kayo ng Diyos. Dahil ang pinaka-importante po sa Diyos noon, ngayon at habang panahon, ay kaligtasan ng mga kaluluwa. Huwag niyo po siyang nakalimutan. At kada hulog niyo po sa offering, bakit? Ay nag-iimpo kayo ng maraming kayamanan sa langit at ininigyan niyo po ang maraming biyaya at ani dito sa lupa. Ang sabi po ng Kawikaan, 28 ang taong tapat ay sasagana. Kawikaan, 11:24-25, ang magnanakaw na ikaputandog ang madamot, naghihirap. Kahit magtrabaho ka, mag-abroad ka, magsaka ka, mangisda ka, ano man ang gawin mo. Basta madamot ka, nagnanakaw ka, na ikaputandog, maghihirap ka. Pero ang tao mapagbigay, bukas ang puso, yayaman. Kaya, kung gaano kalaki yung biyayang gusto nyo tanggapin sa Diyos, kayo po magpapasya noon. Para magsasaka, kung gusto mong umani ng marami, di magtatanim ka ng maraming palay. Tama po ba yun? So, ganyan po sa pagbibigay. 2 Corinto 9:6-15. Ang nagbibigay ng maliit, tatanggap ng maliit. Ang nagbibigay ng malaki, tatanggap ng malaki. Hindi dahil napipilitan tayo, may pangangailangan, kundi tayo po'y nagbibigay ng kusa sapagat mahal ng Diyos, kinatutuwa ang Diyos sa mga mapagkaloob ng merong kagalakan. Ang dahilan po'y pag-ibig. Hindi po ba kayo natutuwa? Wala kayo ron. Pero bahagi kayo ng nagaganap. At sila po'y naligtas dahil sa inyo. Tapos sasamahan nyo pa ng pananalangin.
At pag-aayuno, kung anong kaya nyo, kalahating araw na pag-aayuno, o isang araw, depende kung anong kaya ninyo, purihin ang Panginoon, patay ang diablo at mga demonyo sa impyerno. Kaya sa inyo po, sa TV screen, sa radio, sa website, sa LSN, sa YouTube, sa Facebook Live, at lahat po tayo nandito, it's blessing time. Takbo po kayo rito lang mabilis at ihulog nyo po yung paglilitas nyo ng mga kaliluwa sa pamagitan ng mga kaloob na indalian nyo pong lahat. Be the glory and worship to the Lamb that was slain. Andyan po ba ako ng ministry? Maghulog po kayo kaagad kagaya po ng ginagawa nila rito ngayon. To the Lamb that was slain. Call me, text me, email me, let me know ano po ang inyong hinulog, magkano po siya. To the Lamb that was slain, be the glory and worship. To the Lamb that was slain, to the Lamb that was slain, to the Lamb that was slain, be the glory and worship. Taas po kayo ng dalawang kamay. To the Lamb that was slain, to the Lamb that was slain, to the Lamb that was slain, be the glory and worship. Glory be. Glory. All of the glory be. Glory. All of the glory be. Glory. Glory. All of the glory be. 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 Lahat po'y mag-ulat ng dalawang kamay. All of the glory be glory. 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 Wave your hand. All of the glory be. Thank God for your blessing. Glory. The Lamb.
Taas niyo po ang inyong dalawang kamay. So, Ama, siya po ay dadami ng milyong-milyong ulit na lahat ng currency sa buong mundo ay nasa bakit ng oras ng himala. We will finance the gospel. We will win the world. We will build you a church. We will teach them to be like you. And I decree, Father God, lahat na nagbigay dito ay more than blessed. So much blessed and forever blessed. Receive it. Stretch your hands and praise God. Sing it. To the Lamb that was slain. Andyan po ang account ng ministry. Habon po kayo. Habon po kayo. By God, open heaven is here. Blessing and anointing is all over this building. Ang inyong mga palaistaan, bakahan, manukang, gulayan, putasan, bukit, kabuhayan, trakan, sasakyan, ay pinagpapala ng Diyos. Ang inyong pamilya, ang inyong asawa, anak, magulang, kapatid, mga apo, ay binilis ng Diyos. Bukas ang langit ngayon, my God. Hallelujah. Worship Him. Sabihin po natin itong lahat, I am blessed. So much blessed. Forever blessed. At tinanggap ko na, ngayon, ang biyaya mula sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Somebody shout hallelujah. Somebody clap their hand. Somebody jump to their feet. And all God's people say, Amen! What a mighty God we serve. Kasamahan po natin ang Tatay Apostol, ang lingkod ng Diyos, in the book of Mark, chapter 6, verse 53, hanggang 56, na meron pong pamagat na, Jesus will never fail you. And I read, when they had crossed over, they came in the land of Genesaret and anchored there. And when they came out of the boat, immediately the people recognized Jesus, ran through that whole surrounding region, and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard he was. Wherever he entered into villages, cities, or the country, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might just touch the hem of his garment, and as many as touched him were made well. So kung gusto po nating maranasan po ang iba't ibang uri ng himala sa ating mga buhay, kagaya ng himala ng kaligtasan, ibig sabihin yung pagpasok po natin sa langit, himala ng kagalingan natin sa iba't ibang mga sakit at karamdaman kagaya ng pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, cancer, goiter, cyst, myoma, leukemia, allergy, high blood, pagkabaog, ketong. Himala po ng kasaganaan sa larangan po ng pananalapi, negosyo, promosyon sa trabaho. At yun pong pamumuhay sa mga himala na tinatawag po nating so much blessed supernatural life. Ang kailangan po natin na intindin kung sino po ang magbibigay nito sa atin. Yun po ang mahalaga ron. Ngayon, hindi po tayo sigurado kung sino po ang magbibigay nito sa atin, tayo po ay
magbabaka sakali kung kani-kanino. Susubok sa iba't ibang kaparaanan. Maghahanap ng napakarami pong kaparaanan para ito po ay ating matamo. At tayo po ay mabibigo. At yan na po ang nangyayari sa bansang ito at sa bilyong tao sa buong mundo. Kaya kung alam po natin ang pinapanggalingan, didirekta na po tayo sa Kanya. Hindi na po tayo iikot kung kani-kanino pa, hindi na po tayo mapapagod, hindi tayo maliligaw, hindi tayo maluloko, hindi tayo madadaya, at hindi po tayo mapapahiya. Amen. At sino po ang author po ng mga himala, mga tanda at mga kababalaghan? Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Now, watch me now and listen. At dahil alam na po natin na siya po ang source, kaya pag tayo po ay lalapit sa Kanya, dinggin niyo po akong maigi, manawa niyo yung sasabihin ko. Kinakailangan tayo po ay lalapit sa Kanya na meron pong pananampalataya. Ang ibig pong sabihin, meron tayong inaasahang tatanggapin mula sa Kanya. Hindi po tayo nagbabaka sakaling baka gumaling tayo, maligtas, mabless, mabago, lumaya, mapagpala. No. Kundi inaasahan po natin na ito pong gusto nating mangyari sa atin at matamo natin mula sa Kanya ay mararanasan natin. Meron tayong inaasahan. Yun po ang faith eh. You expect to receive from God. You expect something to receive from God. Yun po ang faith. Yun ang pananampalataya. Umaasa ka na may tatanggapin sa Kanya. Dahil kung tayo po ay lalapit sa Kanya, nagbabaka sakali, wala po tayong tatanggapin. Kailangan specific po tayo. Hindi tayo double-minded. Sapagkat ang sabi po ng Bible in Hebrew 11:6, kung wala tayong faith, hindi tayo kakalugdan ng Diyos. At kung tayo naman po ay double-minded, ang sabi ng James 1:6-7, hindi rin tayo bibigyan ng Diyos. Kailangan specific po tayo. Kaya kung pag-aaralan niyo po ang Bible, laging tinatanong ni Jesus ang mga lumalapit sa Kanya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Paulit-ulit po yun. Pag sinabi po nila, eh, bulag kami, gusto namin makakita. Bingi kami, gusto namin makarinig. Pilay kami, gusto namin lumakad. May cancer kami, may goiter, may mayoma, gusto namin gumaling. Demon possessed kami, gusto namin lumaya. May mga kamag-anak namin, hindi paligtas, gusto namin maligtas sila. Bankrupt negosyo namin, gusto namin makaahon. So pagkatapos po nilang sabihin kung ano po yung kanilang specific request kay Jesus, muli nagtatanong ang Lord. Kaya ba yung naniniwalang kaya ko itong gawin? At pag sila po'y sumagot ng opo, Panginoon, tapos na po istorya. Yung pong himala, sumaka nila na. Amen. Napakahalaga po niyan. Kasi alam niyo po, sa atin pong pagiging mananampalataya, hindi pwedeng hindi tayo mabuhay araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon hanggang mababa ang Panginoon sa pananampalataya. At yan po ang sinasabi ng Romans 1:17, the just shall live. Yan, live. By faith. Live. It means life. It is a living. Mamumuhay. Meron siyang buhay. Meron siyang movement. Meron siyang ginagawa. Dahil alam mo pong bagay na patay, hindi na gumagalaw. E ang faith po, pag buhay, lagi siyang gumagalaw. Buhay. The just shall live by faith. Amen. 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Amen. Ang pananampalataya po ay lumalakad. May movement. May ginagawa, may buhay. At pagkatapos, siya po'y tumatakbo. Siya po'y lumulukso at siya po'y lumilipad. Buhay. Amen. Napakalagang tayo po'y nabubuhay sa pananampalataya. Dahil sabi po ng Romans 14:23, anumang bagay na wala sa pananampalataya ay kasalanan. Dahil kung wala ka sa faith, nasaan ka? Nasa doubt, nasa unbelief. At kung babasahin niyo po ang Bible, in Mark 6, Verse 1 hanggang 6, makikita niyo po sa Nazareth na kung saan ang Panginoon po ay nananahan doon. Kaya ang tawag sa kanya ay Jesus of Nazareth. Eh, hindi po siya makagawa ng maraming himala. Pero sa iba pong mga bayan, grabe po yung mga himalang ginagawa niya. Pero pagdating sa sarili niyang bahay, hindi po siya makagawa ng maraming mga himala. Ang tanong, eh ito, siya po ba'y namimili ng tao? Hindi. Siya po ba'y namimili ng bayan? Hindi. Siya po ba'y namimili ng papagalingin? Hindi.
Mahal niya po lahat. Gusto niya pong lahat. Maligtas, gumaling, may pera, wala. Ano mang kulay, ano nyo. Ano man ang pinag-aaralan, kilala o hindi, matalino mang lahat po. Iniibig niya, gusto niya po lahat po. Maligtas, gumaling, lumayat, mapagpala. Eh, ang tanong. Eh, bakit sa sarili niyang bahay, hindi siya makagawa ng maraming mga himala? Pero sa ibang mga bayan, eh, grabe po yung mga himalang ginagawa niya. Ito po ang sagot. Ang sabi po ng Biblia, meron pong community and belief. Yung bayan po ng Nazareth, yung komunidad na yan, yung bayan na yan, ay meron pong pagdududa. Ganito rin po sa bansa natin, kung bakit sa marami po nating bayan, ay may mga bagyo, may lindol, maraming krisis, maraming kamatayan, dahil they don't believe God. They don't believe in Jesus. Kaya sinasamantala po ng Diablo yung kanilang pag-aalinlangan para sila po'y imasakir sa lahat ng area ng kanilang buhay. Pero doon po sa lugar na mayroong sumasampalataya, kagaya po ng buong Palawan at iba pong bayan sa Mindanao at Visayas na dinalo ng man of God, eh ando doon po ang biyaya ng Diyos, ando doon po ang buhay. Ando doon po ang proteksyon ng Diyos. Hello. Alam niyo po kasi kahit napakakapangyarihan ng Diyos, hindi siya makakagawa ng himala malibang tayo po'y sumampalataya. Dinidiman niya po yun eh. Hindi gagawa ang Diyos ng kahit ano sa buhay natin malibang meron po tayong gawin para sa Kanya. Kaya yung mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip, kagaya ng sinasabi ng Lord sa Mark 12:30-31, at ibigin natin ang ating kapwa kagaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili, yung una at ikalawang utos, eh, totoo po yan. Hindi po pwedeng tayo lang ang tanggap ng tanggap sa Diyos na wala tayong gagawin. Of course, di natin binibili ang biyaya natin, pero tayo po yung may obligasyon na sumunod. Para pong mag-asawa yan, eh. Hindi po po malungkad na istorya yan. Puro lalaki lang po yung inuunawa, tapos yung asawa niyang babae, hindi inuunawa. So, wala pong ganun. Lalaki lang tanggap ng tanggap, babae lang bigay ng bigay, eh di malungkot na istorya po ng pagsasama yon. Vice versa. Amen. Sa anuman pong relasyon, yung dalawa pong magkarelasyon, pareha silang may obligasyon sa bawat isa. Either kayo magkaibigan, either kayo po ay magnobyo at magnobya sa tamang edad, sa tamang panahon. Amen. May basbas na mga magulang, naglingkod muna sa Diyos. Either siya po ay relasyon ng mag-asawa, ng isang amo at ng trabahador, ng isang pastor at kongregasyon, vice versa. Bawat isa po ay may tungkulin. Someone give, someone take, someone give, someone take, someone take, someone give, someone give, someone take. Kaya po yung grace teaching po tinuturo ng maraming mula Singapore at Amerika ang pinagkukopya po ng mga pastor sa Pilipinas. Disaster po yun. Kulang po sa katotohanan yun. Kawawa po yung mga napaniwala nila ng maling turo na yan. Ang totoo pong preacher ng grace ay ito. Siya po yung nagtuturo ng galit ng Diyos sa kasalanan. Nagtuturo po siya ng impyerno. Nagtuturo siya ng langit, nagtuturo siya ng kabanalan, matuwid na pamumuhay, pag-iikapot, pagkakaloob. Nagtuturo siya ng pananalangin at pag-aayunan, nagtuturo siya ng kamatayan sa sarili, nagtuturo siya ng pag-ibig, pagpapatawad ng Diyos. Nagtuturo po siya ng pananampalataya sa Diyos, nagtuturo ng kabutihan ng Diyos. At higit sa lahat, tinuturoan niya po lahat maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang totoong preacher ng grace. Hindi po yung puro grace lang na hindi po ini-specify kung ano po yung grasyang ito. Kaya yung po ay mga puwit ng baso. Hindi po totoong preacher po yun. Marami po sana yung mga end-time deceiver. Ang Diyos po ang nagpapaaraw, nagpapaulan, nag-iingat ng lupa, pero tayo po ang nagtatanim ng buto. Tayo po ang nag-aalaga ng mga hayop, pero ang Diyos ang nagpaparami. Tayo nagtatanim ng mga gulay at prutas mula sa tanglad. Amen. Kamatis, sibuyas, patola, at iba pa't marami pa. Ang Diyos po ang nagpaparami at nagbabantay. Mga babae po ang nanganganak, pero ang Diyos ang nagbibigay ng bata.
You see, lahat po ay meron pong tungkulin. Kaya ito po talagang grace teaching na ito, disaster po ito. Alam nyo, wangawa po ako sa mga kababayan natin at maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship. Gusto mong marami rito pumasok sa langit, mahalang Diyos, talagang gusto maglingkod. Ang nakakalungkot po, napuntahan po eh. Puro ambisyoso sa buhay. Kung meron pong istapador sa mundo, meron din pong istapador sa Diyos. Dami pong gano'n, nakakalungkot. Kulang sa karanasan, kulang sa kabanalan. May magtatayo ng sarili niyang iglesia. Nakapangaral lang konti, nakapagturo ng konti, nakapagligtas ng konti, nakapag-pray ng ubo at ng konting tagyawat, purihin ng Panginoon. Spiritual directors na siya, nakakakilabot. Spiritual director na siya. Nakakatakot po yun. Alam niyo po, ang pagliligtas ng kalala po, hindi biro. Kung ako po hindi tinawag ng Diyos, hindi po ako magbabaka sakali, ayoko pong mag-suicide. Mahal ko po yung kaluluwa kong kain sa isa. Hindi po ako interesado sa kayamanan, karangalan. Wala po akong panahon. Kung hindi niya sinabing itayo ko ang Jesus, wala po akong balak itay, ayoko po magpakamatay ng buhay. Kaya magandang lalaki po ako, kaya puno ako ng power, kaya ako ay marunong manalangit, magayit, marunong ako magpalayas ang demonyo. Wala akong balak itayo po ito, ayoko pong tumalo ng buhay sa bangin ako. Suicide po yun. Isa lang po, dahil lang kung ba't siya nakaitayo, pinatayo ng Diyos, period. Ayan, napakarami pong ambisyoso ngayon. Si sister, dati sister lang ngayon, pastura na. Reverend, gusto nang magkasal. Si pastor, dati brother lang, ngayon spiritual director na. Nakakilabot. Hindi bali sana kung talagang nagpagal, eh, purihin ng Panginoon. Nagkaroon siya ng sarili, hinati niya yung church. Alam niyo, krimen po sa batas ng Diyos yung, ito yung dalawa, mag-asawa, tapos may naghati. Sino sa inyo matutuwa? Sagutin niyo ako, di ala. Kasi mag-asawa kayo, may dumating, hinati kayo. Tapos kinuha yung asawa mo. Di, hindi kayo matutuwa. Ganyan kalaki ang galit ng Diyos sa naghahati ng church. Ganyan po siya puot na puot. At wala siyang papapasukin sa langit kahit isa. Kaya anong dasal mo, kaya anong orasyon mo, kaya anong lood mo, kaya anong pangangaral mo. Because rebellion is punishable by death. Kaya nga po sa akin, nagpa-cancel nung nakalipas. Viewer po natin sa TV. Sabi ko, eh ano ba nga akong problema mo? Eh, meron nga naibigay sa kanyang lupa. Mabait naman po si sister, maganda puso sa Lord. Pero alam niyo, hindi sapat na maganda ang puso mo sa Diyos eh. Dapat nasa perfect will ka ng Diyos. Dapat kilala mo ang Diyos, nakikinig ka sa mga may karanasan, mga namumuno sa church para gumanda ang buhay mo. Eh, nagpagawa siya ng church, eh hindi naman kanya yung lupa. Ako, dami mong problema kinuha. Sakit ng ulo ka ako. Anyway, tutulungan pa rin kita kasi may ka ng tulong sa akin. Eh, nagpa-appellate sa iba. So, nagka-problema na naman. So, binabahan niya yung banner. So, lagay na naman siya ng bagong pangalan. At mukhang hindi gusto ng mga kongregasyon yung pangalan, pinalitan niya ng bagong pangalan. So, pagka sa Diyos po ito, walang palit-palit. Ano ko? Tapos po rito yung kamay ng gustong palit ng palit ng boyfriend, girlfriend, asawa, taas yung kamay. Eh di wala. Ganyan din po sa Diyos. Eh, si tatay pa yung maawain dahil mabait po siya, tayo naman po ay puno ng pag-ibig sa lahat, kahit hindi ka taga-Jesayin, sabi ko. Nag-pray po ako na tulungan sila ng Lord, i-bless. Pero sabi ko, kung magkakaproblema ka, dito lang ako. At alam ko naman pong sa susunod na araw, siya po ilalapit na naman. Dahil hindi po mawawala ang problema. Kasi wala po sa ayos yung takbo ng gawain sa simula pa lang. At ito na lang ipapayo ko sa kanya. Pati mo na lang i-turn over yan doon sa mga hinirang na Diyos para wala kang pagod. Sumama ka na lang doon. Ako. Hindi ka naman tinawag ng Diyos.
Hindi ibig sabihin, nagtayo ka nun siya, tinawag ka na. Eh, sinimurod nga, nakapagtayo ng tower at Babel, talo pa yung mga pastor na hindi nakapagtayo ng tower at Babel, pero hindi naman tinawag ng Diyos, sinimurod. Si Pedro nga, nakapagtayo ng pyramid eh. Amen. Eh, maraming nagtitinda ngayon ng mga pyramid-pyramid networking, eh, lugi lang. Alam nyo, bakit po walang sasabi? Napakarami po ngayong deceive at deceiver. Mag-ingat po kayo. Hindi nyo ako laging makikita, pero lagi ako nananalangin maligtas po kayo. At pag nakatagpo na kayo ng totoong lingkod ng Diyos, huwag po kayo magbakasakali pa kung kanino na po. Pahamak po kayo. Nagsimula po tayo sa kalsada, buong mundo na tayo ngayon. Eh, hindi naman po tayo nakikipagkompetensya, pero sino po sa lahat po ng fellowship sa buong Pilipinas ang may ganyang karaming cable TV, 100 mahigit sino? Wala. Oras lang na himala. Sino po na fellowship sa buong Pilipinas ang may ganyang karaming radio programs? Wala. Oras lang na himala. Of course, iba po sa kanila may sariling istasyon ng TV, istasyon ng radio. Eh, isa lang yun eh. Eh, ito, sobra sa isa eh. Sinong fellowship sa buong Pilipinas at buong mundo yung kagaya ng oras ng himalang hindi humingi ng tulong sa politiko, hindi pansang boksingero, hindi intercessor ng boksingero, hindi naglilipat ng oras ng gawain kasi may boxing sa Las Vegas, hindi humingi ng tulong sa mga negosyante, hindi nagsosolid, hindi mo nagmamakawa, at walang krimen ng pagnanakaw ng pera. Sino? Wala kang makitang ganun. Kailangan makakita ka ng apostol para malaman mo kung anong integrity. Meron nga pong isang tao na nagbaw po siya sa Lord. Pinagpaguran po ng isang totoong lingkod ng Diyos yung pananalangin, yung mga property na yan para ma-release. Na wala siyang pinagpaguran, wala na po yun, totally, wala na, patay na. Wala nang pwedeng kumuha dahil yung babanggain mo, mga kilalang tao, itinaya nung man of God yung buhay niya dahil inutusin siya ng Diyos. Eh, nagbaw yung asawa niya, at dapat i-honor niya yun. Eh, yung tao kasi nagbabago ng isip. Eh, nung bandang huli, nung makukuha na po yung pera, yung lupa, 100 million mahigit po yun. Eh, totally, wala na yun eh. Talagang wala na. Wala na po talaga kahit anong gawin mo. Dahil 10 taong mahigit na po nakalipas, eh, wala na yun eh. Kinuha na ng iba eh. Binawi ng yung lingkod ng Diyos. Kasi kakampingan niya Diyos eh. Eh, pero yung mga binanggang tao, mga kilala, nakitaya niya yung buhay niya. Eh, magbibigay naman ng araw. Eh, naipabot eh, yung ibibigay, wala pa sa 1/4 nung dapat niyang ibigay. Kasi kung magtatay siya out of 100 million, di 10 million na yun. Eh, hindi yun yung pangako ng asawa niya eh, nung buhay pa. Sobra pa ro. Kasi alam ng asawa niyang wala na nga yung property na yun. Kahit 1 million lang mapunta sa kanila, dapat silang maging masaya. Kasi totally, wala na eh. Kahit anong gawin mo, wala na talaga. Meron na lang bumawing man of God. Dahil nga, inutusan ng Diyos. Gumamit ang kapangyarihan mula sa Lord at ang lahat ng nalalaman niya sa matawid na pamumuhay, binanggayon dapat banggay sa panalangin pagayon at authority. So, naipanalo po siya. Nabawi. Eh, naipabot nga sa lingkod ng Diyos na ang ibibigay lang po eh, wala pang 1/4 ang dapat ibigay. Alam niyo kung ano pong sabi ko? Hindi ko tatanggapin yung pera, kanya na lang lahat yun. Kaya magbigay siya ng 5 million, 7 million, hindi ko tatanggapin. Yan pong integrity. Hindi po tayo nabibili ng pera. Siyak po yung kausap ko. Kahit magbigay siya ng 5 million sa akin, 7 million, hindi ko po tatanggap, isusoli ko. Kahit 5, wala akong kukunin. Yan po ang integrity. Sana lahat ng pastor, kagaya ng apostol, no? Gaganda po ang church at maliligtas Pilipinas. Amen. Kaya ko hindi ko tatanggapin yung pera. Kahit 5, hindi ako kukuha. Dahil hindi kami nagmamakaawa na rin at namamalimos. Hindi tumatanggap ang Diyos ng abuloy. At di ko pinagbibili integrity ko.
kung anong pinangako niyo sa Diyos at kung anong ikaw po niyo, dapat yung ibigay niyo, hindi po pwedeng kulang. Kahit 7 milyon ibigay mo sa akin, 8 milyon. Kung kulang eh, hindi ko tatanggapin. Kahit 5, hindi ako kukuha. Yan pong integrity. Eh, sino po ang ganyan sa Pilipinas at buong mundo? Hindi ko alam kung meron. Maghahanap pa kayo. Nakakita na kayo. Ako, wala kayo magpagod pa. Bakit ko po sinasabi ito sa church sa lahat? Nanonood po buong Pilipinas at buong mundo ngayon. Para malaman po ng lahat kung anong paglilingkod. At malaman ng lahat kung anong sa Diyos at hindi sa Diyos. Ano po yung laro at ano po yung totoo. Dahil sa Diyos po ay walang puti, itim. Itim at puti. Either puti ka o itim ka. Hindi pwedeng kalapati ka, uwa ka pa. Kung uwa ka, kalapati ka, kalapati ka. Dahil kung uwa ka, nagkalapati ka pa, naku, impactong tingin sa inyo ng mga tao nito. Maraming matatakot sa iyo. E ngayon po, nakakalungkot. Dami pong nagpapastor, pastora, pastor, self-ordained, spiritual director, nagaling sa division. Haliblak lang, nahihilo. Tais lang, hinihimatay. Napangakuan lang siya ng kung sino-sino, sister, brother, so-and-so, ng support eh. Pinagpalit niya si Jesus doon. Nakakakilabot. Napangakuan ng bangka. Pinagpalit na si Jesus sa bangka. Para siyang si Pedro. Buti si Pedro bumalik na. Siya hindi pa bumabalik. Gano'n po kahalaga makakita kayo ng tamang tao na may tamang turo para maging tama buhay nyo? Kaligtasan po ng kaaluluhan ng pamilya nyo habang panahon. At walang pinapatotohanan ng Diyos, kahit sino, maliban siya, ay totoo sa Diyos. Bigyan ko po kayo halimbawa, ha? Minsan ako po inaanyayahan po sa Batangas City, meron purong inchik na negosyanteng mayaman, eh, tad-tad po ng opera po yung katawan. Ako nga po inapapunta ng bahay nila, eh, may oxygen, may dextrose, grabe po yung operasyon dito, yung dugo po yung umaalza, para po siyang baboy na pinorchap. Awang-awa po ako. Eh, kaya man po in check. Eh, bago ko po siya pinag-pray, nagtanong ako, ando din yung mga anak niya. Sabi ko, may nagpunta na ba sa inyo? Sabi niya, 21 na po ang nag-pray sa nanay ko. May pare, may pastor, may pastora, may hireling, no, may kulto. 21, dami. May reverend, may irreverend, may terrible, may horrible. Eh sabi ko, ano nangyari? Eh, lalo lumalala nanay ko. Eh, hindi na po makabangon po yung matandang inchik. Awang-awa po ako. Isang tama na lang na malakas na hangin, expire na eh. Sabi ko, ganun ba? 21. Eh sabi ko, eh ba't nyo pa ako pinatawag? Eh ang dami na pala nag-pray rito. Eh naniniwala po kami, totoo kayo lingkod na dyan kasi nabalitaan namin. Teka na po, pinahaba pa po yung tanungan. Lapitan ko po yung matanda sa kama. Nawakan ko po siya at pinag-pray po rin ang Panginoon. Tumayo po si nanay gumaling. Yung pong magang-magang ganito eh, sa mata po nila lumubog. At yung pong puno po ng dugong ito, bigla po siyang kuminis. Pinagaling siya ng Lord. Isa lang po yan sa maraming patotoo. Pag pinagsama mo yung puwit ng baso at saka ginto, alam mo kung ano yung fake, alam mo kung ano totoo. Eh, nataon lang po sa bansa natin at sa pulpito, marami pong sumisigaw dyan, pero mga puwit ng baso yung Diyos ko. Daanin mo sa apoy, lusaw ka agad yung kasi plastic yun. Kanya ko po, kamahal kaalalawan nyo at ng bansang to. Hindi po sapat mangaral, hindi sapat magturo. Hindi sapat pumunta ng television at radyo. Hindi sapat na sabi spiritual director kat spiritual directress. Hindi sapat na may aeroplano ka, may sarili kang sasakyan o marami kang pera. Hindi po sapat yun. Ang pinaka-importante po rito ay kung gaano makamahal ang Diyos at ang mga kalalawa, bata, matanda, mahirap, mayaman, mabaho o mabango. Natangin mong panalangin, araw at gabi kami mag-asawa na lahat po naglilingkod sa Diyos ay maging ganito ang buhay.
Kasi ito lamang po ang way para masave po ang mga kawan. Kasi pag dumanas na po ng pagsubok at problema, ang marami po rin, iiwanan na yan. Magtatatakbo na po yun. Pag wala nang naibigay mga kawang isda, hahanap na po lang ibang may isda yun. Pag bulok na po yung tiles sa church, hahanap po siya na may bagong tiles. At pag yung mga seaman, hindi na nakakasakay ng barko, wala nang ibibigay na dolo, hahanap naman siya ng bagong seaman ngayon. Ang nagmamahal po sa kalalawa ng lahat, sa mabuhay o mamatay, siya po'y naglilingkod. Alam niyo po, kada eleksyon, dami pong pera dyan. Minsan tayo po'y naaalok. Lalo na pagka presidential ball, nako, 300 million po yan. I-endorse mo lang siya, laking pera, 300 million. May pambayad na tayo sa TV, radio, may pambili na tayong building, yaman na tayo. Pag senatorial race po yan, mga 200 million yan, di dami mong pera yan. Dami po lumalapit sa akin. Alam niyo, sagot ko isa lang. Nako, hindi ko pinagbibili yung mga anak ng Diyos. At ala akong balak iharap sa inyo yung kongregasyon ng Jesus is our shield. Lahat sila kay Jesus ko iharap. At ala akong balak papalakpakin ang mga anak ng Diyos sa mga boksingero sa Las Vegas at wala ka pa lumalaban. Pero lahat ay papalakpakin ko ng napakalakas pati sigaw at sayaw kay Jesus lahat. Sabi nila, buong Pilipinas po ito at buong mundo. Iba local, iba foreign. Kukunti na naman apostol eh. Mga pastor, marami. Sabi ko, tama yun. Hindi talaga marami apostol. Kasi kukunti yung gusto magbayad ng totoong presyo sa Diyos. Tama yun. Alagang kukunti lang apostol kasi kukunti lang yung pumapayag mamatay sa sarili niyang ambisyon, pakiramdam, kinabukasan at paghanga ng tawat ng mundo. Amay? At ang sabi niya, sino pa ba yung mga apostol sa Pilipinas na kagaya mo? Hindi ko alam. Ang iniinder ko si Jesus. Pero kung gusto mong malaman kung sino totoo, matagal mo na akong kausap, gumising ka, huy. E ano ba yung prueba mo? Kako, hindi ka ata nanonood ng TV tsaka ng radio. Galing ako sa kalisada, buong mundo na ako ngayon. Yan yung totoong apostol, yung ministeryo niya may bunga sa Diyos lang umasa period. At pag nakita mo lang siya, makikita mo na si Jesus. Hindi pa siya nagtuturo, tatayo pa lang siya at kakanta, damandama mo na yung Diyos nasa tabi mo. At hindi pa siya tapos mangaral, yung sakit mo gumaling na. Amen. Napakarami pang programa sa TV at radyo. Iniiyakan ko po araw at gabi. Sayang na pera. Dami nagtuturo sa pulpito. Sayang pong pagtayo. Dami pong nabiyahe. Sayang na biyahe. Pag ako po'y nagturo at walang nangyari sa inyo at walang nabago sa inyo kahit isa, hindi na po ako magtuturo. Pero pinapangako ko sa inyo ngayon lang tayo nagkita rito ng live, uuwi po kayo hindi nakagaya ng dati. Kung kayo'y nag-aapoy noon, mas malala kayo sa apoy ngayon. Kung malalim pag-ibig niyo sa Lord, mas malalim ngayon. Kung bless kayo noon, mas bless kayo ngayon. Mapo-forward ka rito ng 1,000 ulit at hindi ka na mahabol ng diablo. Alam niyo po kasi ang apostol, we have a special grace and we are so gifted from God. The grace of God. Na kahit hindi po kami tumayo ng matagal, makontak nyo lang pong apostolic anong hinting may nangyayari na sa inyong lahat. Kaya nga, ang dami po rin ang nagtitext sa akin, nag-i-email, nagpa-fax, matawag. Sabi nila, ang daming program sa TV at radio. Hindi naman ako gumaling. Ang dami ko inatina, hindi naman ako gumaling. Misa ko lang nakita si Apostol, yung cancer ko nawala. Meron nga po isang babae, ang dami niya inatin ng fellowship.
Cancer po sakit niya. Dami po nag-pray sa akin, hindi siya gumaling. Hindi ko po siya pinag-pray. Nabasa niyo po yung libro kong Healing the Sick. Nabasa niyo po yung libro ko. Yung cancer niya po nawala. Meron rin pong isang babae. Siya po yung meron pong cancer, stage 3. Mayoma po yun, pero cancer po yun, stage 3. Eh, 15 taon na po yun. Marami na pong gumamot sa kanya, marami na nagpray, walang nangyari. Desperado na po siya. Ngayon nasa abroad, nagtatrabaho. Ay, isang araw, sa kanya pong desperation eh, naghanap po ng mabubuksan sa internet. Alam niyo, sa internet, ang dami dyan eh. Gusto mo makakita na kasi mga impactor yan, dami dyan. Amen. Gusto mo mga problema, basahin mo lahat ng pangit na balita dyan, dadami problema mo sa buhay. Gusto mo lumala ang kasalanan mo, no? Kung dami dyan, nagkalad dyan yung kasalanan, amen. Eh, nagpipray po tayo. Na yung mga desperado, eh, huwag mapahamak. Eh, hindi po aksidente yung pagbukas niya po eh, nakita niya po yung ating live telecast sa website, purihin ang pangit, ako po yung nagpipray. Purihin ang Diyos. Minuto lang po, yung kanya pong stage 3 cancer, nalusaw. Amen. At siya po'y pinagpala ng Diyos. Ngayon po'y attendin na po natin sa abroad. Tapos meron pong isang babae, si nanay. Walo yung sakit. Walo. Tapos 5,000 piso yung ginagastos sa araw-araw sa gamot. Sipin niyo po yun. Eh buti, kung may pera siya, uubusin ang sakit na yung pera niya. 150,000 a month. 5,000 every day, maintenance, medicine. Dami pong iniinom na gamot. Hindi nagaling. Eh, nakarating po sa oras ng Himala. Saglit lang po, lahat po ng sakit ni Anay, walang binahay kahit siya. Kung pinagaling po ni Jesus. Sa Baguio po, eh, mayroong isang mayaman, eh, may-ari po ng hotel. Eh, pagka siya po, eh, pupunta ng Manila, eh, nakasakay sa kotse niya, eh, isang blocky po ng yelo, nakadagan sa katawan niya. Kada biyahe po yung parood parito. Hindi ko na po maalala kung anong sakit yun. Puno po ng yelo katawan niya. Para lamang siya po yung guminhawa. E dumating po ang Baguio City. Naitabalitaan niya pang dumating ang man of God. Saglit lamang po rin isa po yung pinagaling ni Jesus. Kasi meron pong isang babae, nag-away sila ng asawa niya. Kaya kayo mga babae, no, bago kayo magpakasal sa mga lalaki, tanongin niyo muna yung mga lalaki kung aawayin kayo o hindi. Para sigurado kayo. Eh ngayon, eh, tatay, eh, siguradong sasabihin niyo hindi. Alam mo naman kung nagsisinil ng hindi, may discernment ka naman eh. Sabi mo, magsabi siya ng totoo, liars go to hell. Amen. Kasi minsan ka lang mag-asawa, aawayin ka pa. Amen. Aaway po sila. Amen. Mataas po yung bahay, eh yung asawa po niya lasing, eh baka siya po yung mapatay, eh, tumalun po sa bintana. Eh hindi niya po namalayan, eh yung buto niya po rito, lumihis. At saka katakbo niya po, eh talagang ano po siya, nahati. Eh hindi na po siya makapasok ng trabaho, kahit nga po sa paliligo, eh siya po yung nakaupo. Pag tumutulog po, nakaupo sa sobrang sakit. Nahati po yung buto eh. Dinala po sa PGH, sinemento po siya, isang buwan. Eh, nakataas po yung paaraw sa ospital, laki ng semento. Hindi rin po gumaling. Eh, may taga-oras po ng Himalang kaibigan niya, from Bicol, nabalitaan po yung kalagayan niya. Siya po'y pinuntahan sa bahay nila at sinama po siya sa EDSA, sa church, sa Manila. Tatapos na po tayo magturo, ang dami na pong gumaling. So, nilid po ako, Lord, na lumabas po ng auditorium at kumamay po sa mga tao. At siya po yung huling-huling lumabas. Nakatungkod po siya. Unang dalaw niya po yun na nakatungkod. Sabi niya po, grabe pong hirap. Tingnan mo yung mukha niya, sobra pong suffering. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Kasama niya po yung kanyang anak na lalaki. Kasama po yung sa'yo. Binibitbit niya pa. Hindi po biro. Sabi niya, eto. Nakalakad, tagal na. Yung buto ko, nahati. Sabi ko, kawawa ka naman. So, ginawa ko po, pinatigil ko po siya at ako po'y nagpwesto ng ganito. Pinagpray ko po siya.
sa mata po namin, siniper po na Diyos yung buto niyang pong hati, siniper. Nilak lang, Lord, pinagaling siya, binitawan niya po yung tunggod at siya po'y lumakad. At dahil po sa nangyari, yung asawa niya po nang gugulpi sa kanya, naligtas na, ngayon, committed attendee na po natin sila. At nakakatawa pa po nito, binili sila ng Lord, kasi dati silang anak nila, kasi nga away ng away, paano pa madadagdagan yun, away ng away. Eh, nung sila po'y nagkabalika, ngayon po, dalawa na anak nila. Punta naman po ako Mindanao, purihin ng Diyos. Mga Muslim naman po yung nakikinig. Alam niyo, kahit Muslim ka, mahal ka ni Jesus, kahit Hindu ka eh, kahit Buddhist ka. Kahit Jehovah ka, Mormon ka, Mason ka, Protestante ka, Katoliko ka, Iglesia ka ng tao, mula sa turo ng ministry ng tao, para sa tao, mahal ka ng Diyos. Ikaw man ay dating daan ng kamatayang kapahamakan, bulok na daan, walang kwentang daan, madilim na daan, nakakaligaw na daan, nakakalitong daan, magulong daan, mahal ka ng Diyos. Nakakaya po si tatay, Muslim bulag, 10 taong bulag, sa South Cotabato. Basketball court po yun, open air. Puro palibot ng mga Muslim. May mga Kristiyano rin, pero kukunti, kasi Mindanao eh. Cotabato eh. South. Bitbit po si tatay, bulag na kanya pong anak, babae, o apo. Ay po yung nangaral, nagturo, nanalangin. Bigla pong may tinig na malakas, na narinig po kami. Nakakakita na ako! Ako, isang Muslim, binigyan ni Kristo ng paningin. Praise the Lord. At alaman niya bilang Muslim, si Kristo pala ang Diyos at magagamot ng lahat. Punta naman po ako ng Limuhay, bundok. Nag-brown out pa. Purihin ng Panginoon. 3 bingi. 10 taon mahigit. Yung isa, 15 taon, isa, 20, 3 bingi. Sabay-sabay. Lahat po'y nakarinig. At meron po ako isang magandang istorya hindi ko makalimutan. Actually, lahat naman po ng himala, dakila. Kaya lang, may mga kaso po kadalasan na hindi palaging nangyayari. May meron pong bata, eh, wala pong butas yung kanyang, ano, pandumi. Dito siya nadumi. Kasi walang butas, eh, nang maipanganak. Tapo ko ng Bayambang Pangasinan. Alas 5 po ng hapong gawa, alas 2 pa lang po, puno na po yung plaza. Eh, likod po ng simbahan. Alam mo, ito po yung plaza, ito yung pulpito ko, yan, yung likod na yan, simbahan. Wala pong bubong po yun. Alas 2 ng hapon, dami pong tao, puno na po yung plaza. May kay sa kalabaw, sa tricycle, sa personal sasakyan, sa bus, sa jeep. Iba po naglalakad. Yung ibang mga pastor nasa likod, ayaw magpakilala para mga pariseyo. No? Puno po ng tao. Sa totoo po, tinigil ko po yung testimony. Kasi aabutin kami ng alas 2 na madaling araw, hindi po matatapos sa dami po nung gumaling. Tinigil ko po siya. At isa po sa gumaling, itong bata. Eh, yung bata po eh, inaya yung kanyang ina na pumunta po ng restroom. So, alam na po ng nanay kung ano pong reason. So, nagsimula na po siyang alisin po yung baro ng bata kasi dito na naman dadaan yung blessing eh. Kasi nga, wala nga pong butas yung pandumi. Eh, sabi ng bata, hindi na po nanay. Dito na po ako dadaan. Ay tininan po na namin, binutasan po ni Jesus. So, yun po ang unique. Dalawang po ako ng Tarlac eh. Si tatay, 25 taon ng bulag sa Paniki, Tarlac. Madilim pa po yung ilaw namin doon sa Paniki, Tarlac. Amen. 25 taong bulag si tatay eh. Maya-maya po, pagkatas ko manalangin, naghahabulan na po kami sa pulpito eh. Si tatay po eh, malakas pa sa kalabaw, nakakakita na. Wala bang pupunta sa Lord na may pananampalataya ang hindi tatanggap? Kung meron pong hindi gumaling, hindi si Jesus ang dahilan. Hindi rin ako ang dahilan. Sila po ang dahilan. Alanganin sila, nagbabaka sakali. Kaya pag tayo po'y nag-pray, may nakita tayo, wala, maniwala po tayo may tinanggap tayo sa Diyos.
Pagkatapos po natin gawin yung tungkuling nakaatang sa atin, maniwala po tayo kahit ayon ang pakiramdam natin at dito ayon doon sa gusto nating mangyari, maniwala po tayo kaagad na pagkatapos nating sumunod sa mga utos ng Diyos, kaagad meron po siyang ibibigay, tayo po yung sinagot niya. Meron siyang ginagawang dakilang bagay. Kaya magsalita na tayo ng may panalangin at pasasalamat. Huwag muna natin intayin may makita tayo bago tayo maniwala. Hindi po faith yun. Na ako po yung nagsimula sa kalsada, tinuturoan ko po 7 hanggang 12. Yung attendee po ron, may bahay ko, yung biyanan ko, anak ko, tapos ilan pong congregation na diskumpiyado. Eh kasi sabi ko nga, ako apostol, man of God, maglilibot ako sa buong mundo. Eh sino maniniwala, tas nasa kalsada ako. Hindi sila naniniwala. Tapos bago kami makapagawain eh, kakain muna lang hapunan yung kongregasyon. Kasi wala kaming bangko eh. Sa pagkakain na lang hapunan, ilalabas yung bangko, tadali na sa church, gawain na kami. Sa pagkatapos na kami magawa, eh, babalik na naman yung bangko kasi wala silang gagamitin sa almusal eh. Kaya nililinis ko lang yung kalsada. Kasi nga kalsada eh, alikabok. So dumadaan dyan yung mga jeep, mga usok, ulan ng arawan, nandiyan dyan po ako. Yung billboard ko, poste. Ito ko, sa likod, poste. So, doon po tayo nagsimula. Yan ang totoong gawain, hindi galing sa pagnanakaw ng kawang, pagsisinungaling, division. Ang totoong gawain, pag tinawag ka na lang, sisimula ka sa wala at mula sa wala, lilitaw ang napakaraming bunga. So, nakatingin ako sa kongregasyon, pero yung mata ko po, yung spiritual vision ko, yung spiritual eyes ko, ang nakikita ko po, buong Pilipinas, buong mundo. At pag ako'y nagsasalita, nakikita nila ako sa kalsada, pero ako nagsasalita, ang ina-address ko po, hindi yung attendee sa kalsada, kundi yung mga tao sa telebisyon at saka sa radyo, kahit wala ako ron, yun po ang pananampalataya dahil sinabi ng Diyos yun. Hindi mo muna kailangang maniwala na totoo yun kasi nandoon ka na. Hindi ka makakarating doon malibang maniwala ka muna ngayon. Kaya hindi kayo pwedeng mabuhay sa nakikita nyo. Kahit gaano kapangit ang nangyayari sa inyo, magsalita kayo ng tama. Diba, nakaramdam nga ng kirot. Huwag mo i-confess na ako. Kakasakit ata ako, bukol ata to, cancer, malala na ata to. Eh talagang magkakaproblema ka noon. Pero kung meron ka nararamdaman, kahit totoong may bukol dyan, ang i-confess mo, wala yan, patay na yun sa sugat ng Lord, magaling na ako, walang tatalab sa akin. Eh, ano mangyayari ba yun? Kaya may gipit na karanasan ang nararanasan, minsan yung pera na di-delay, no, yung sweldo na di-delay. So magsalita ka ng may pananampalatayang, i-confess mo yung sinabi ng Diyos, wag yung nararanasan mo. Praise God, bless ako. Hindi na huli ang Lord. Blessing is coming. Tinanggap ko na siya. Nagbigay ako, nag-ikapo ako, hindi pwede hindi ako mabless. At kung bakit medyo delay, kasi malaki ibibigay ng Lord eh. Dapat po ganun. Oo, tama yan, may bagyo. Kaya lang, nag-iikapo ako, nagkakalab ako, sinabi nun, sasaway niya yung diablo, kaya exempted yung mga palay ko rito. Lalagpasan yan. O tama yan, nahihirapan yung maraming mga isda na makahuli ng mga isda. Kasi mga isda nagtatago. Pero pag ako na lumabas dyan, yung mga isda maglalabasan. Sobrang kapangyarihan ang sasabihin nyo. Hindi nyo siya pwedeng biruin. Nakita nyo yung mga anak, medyo matitigas ang ulo. Huwag nyo sabihin matigas ang ulo, lalo titigas ang ulo noon. Sabihin nyo, salamat po Lord God, yung aking anak, napakabait. Pinagpapala ko yung aking anak ng kabaitan, kaamuan, paggalang, pagsunod sa magulang. Yun po ang salita. What you say is what you get. Eh kung lagi mo lang sabihin, tigas ng ulo, kanino kaya ito nagmana, sakit ng ulo, lalo siyang lalala. Tingnan niyo po ako. Ano man ang kalagayan niyo ngayon, sabihin po natin pangit na pangit talaga. Pag ang Diyos po ang tumingin sa inyo, ang nakikita niya, hindi yung pangit yung kalagayan ngayon, kundi yung hinaharap ninyo at yun po ang nakikita niyo, yun ang maganda, sumang-ayon kayo ron.
Hindi interesado ang Diyos sa kasalanan nyo nang nakalipas, especially pinagsisihan nyo na. Hindi niya na naalala yan. Ang tinitingnan niya, hindi yung nakalipas ninyo mga pangit. Ang nakikita niya, hinaharap niyang sobrang ganda kaysa nakalipas nyo ng milyong ulit. Hello. Nakikita ng Diyos eh. Hindi Haring David na shepherd boy. Kundi Haring David na Goliath killer, warrior, worshipper, sweet singer ng Israel. Nakikita niya, hindi isang Pablo na mamamatay tao, isang Saul na mamamatay tayo, kundi isang Pablo ang dakilang apostol. Makita niya inyong asawa at mga anak na hindi ganyan, kundi mga lalaki at babae ng Diyos. Dahil kaya silang gawin ng Diyos, walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. At pagkakinabuhay sa pananampalat at kinabuhay ang kanyang mga pangako, magtatrabaho ang Diyos. Huwag niyong i-underestimate yung mga sarili ninyo. Huwag niyong i-underestimate yung pamilya ninyo, yung kapitbahay niyo, yung kapwa ninyo. Huwag niyong silang i-underestimate sapagkat sa mata ng Diyos, iba ang nakikita niya. Hindi sila kagaya ng akala natin. Dahil kaya silang gawin ng Diyos. Huwag mo sabihin, habang panon, bakla yan ako. Hindi. Isang araw, man of God na yan. Meron po sa akin lumapit na nanay, umiyak. Tatay, tulungan niyo po ako. Sabi ko, anong problema mo? Yung aking anak, tumboy. Ikaw, anong iniiyak mo? Nakakatulong ba yung iyak? Okay, umiyak. Kung puno ng pananampalatay, iyak mo. Kaya lang iyak mo, puno lang sama ng loob eh. So, walang mangyayari ron. Tatay, matagal na pong tumboy. Tapos yung isa naman, bakla. Ay, sabi ko, naiintindihan ko yung kalagayan mo. Pero huwag tayong lalapit sa Panginoon na mananalangin, bunga ng pag-aalala, takot. Hindi niya sasagutin yun. Lumapit tayo sa Kanya na may pananampalataya. Yun ang sasagutin niya. Ano ka akong problema? Kung baklang-bakla yan, kung tomboy na tomboy yan, may mahirap ba sa Diyos? Maniwala ka na kaya ng Diyos gawin yan. Amen? Marami ko nakakausap ng mga pastor, tinatanong ko sila, sabi ko, kumusta ka ako yung mga gawain sa bayan nyo? Dumadami ba kayo? Ah, titigas yung ulo ng mga tao rito. Sa badista. Mason. mga masyadong relyoso. Eh, mali po yun. So, isip-isip ko, para bang siya nung hindi pa naalita sa mabuting tao, di ba makasalanan ka rin? Nung nabago ka nun, di kaya rin silang baguhin. Eh, sabi ko, ganun ba? Kako, dalhin mo ako ron. Eh, titigas nga ulo sa Batista. Mason, Mormon. Muslim, iglesia ng tao. Titigas nga ulo eh. Sabi ko, dalhin mo nga ako ron. Eh, ba't ka nga pupunta? Yung nga hinahanap namin nun yung makasalanan. Paano niya babaguhin ito kung hindi ito makasalanan? Ang problema, doon ka nakatingin sa Kanya, hindi sa Diyos na magbabago sa Kanya eh. Hello? Hanggang doon ka nakatingin sa tao, sa problema, sa sitwasyon mo, sa utang mo, sa babayaran mo, sa karamdaman mo, hindi mo makikita ang Diyos ng himala. Sa Diyos ka tumingin, wala kang makikitang problema mo dahil ang sagot dumating na. At kahit na mayroong pagsubok, may labanan ng pananampalataya, matutulog ang masaya at maligaya sapagat ang pananampalataya natutulog na mayroong ngiti sapagat alam niya may ginagawa ang Diyos. Bago ako natulog ngayong gabi, nanalangin ako ng gusto. Tinaas ko sa Diyos yung kabigatan ko at ako'y tutulog na may ngiti sa labi dahil pagising ko, answers prayer ako. Nagbigay ako sa Diyos ngayon, huling-huli ko, perang to. Hindi siya papayag na ako'y mahilo sa daan, uuwing gutom, walang pamasahe. Binigay ko yung limang tinapay ko at maliliit na isda, uuwi ako may 12 kaing na sobra busog, umaapaw sa biyaya. Sinakripisyo ko yung aking kinita sa sasakyan, sa pagdadrive, yung aking inipong pera, yung aking kinita sa ani, yung kinita ko sa junk shop, yung kinita ko doon sa palaisdaan, binigay ko. Purihin ang Diyos, ibabalik to ng Lord kaagad, kagaya ng astong pinakuha niya in Mark 11:1-6, ibabalik niya to kaagad.
Kasi alam niya, kailangan ko to. Ibabalik niya kaagad. Dapat po ganun. Ang ating dinideklara, salita niya. Hindi yung sinasabi ng kung sino-sino. Kasi ang salita niya, sobra kapangyarihan at pag binigkas mo yan, may mangyayari, hindi pwedeng wala. Sapagkat ang sabi ng Isaiah 55, 11, 12, hindi babalik sa kanya ang salita niya, maliban yung ibig niya ay mangyari at maganap. At ang sabi ng Jeremiah 1:12, ito po ang salita ng Diyos, ito. Ito po ang Diyos. Nakakabit sa salita niya, binabantayan ito para siguradong ito po ay maganap at mangyari. Walang bagyo, lindol, terorista ang pwedeng pumigil dyan dahil ang Diyos ang nagbabantay. At ang Diyos ang nagbabantay, hindi inaantok, hindi natutulog, hindi nagbabacklight, araw at gabi siya ay gising. And when your help comes from God, the maker of the heaven and the earth, purihin ang Panginoon. Then, you receive your miracle. Amen. Hindi niyo kausapin ng Lord. Lord, kaya natin to. Kasama kita. Huwag kayong hihingi sa Diyos ng maliit. Malungkot po siya. Why? Hindi naman siya ribulto na ganito kalaki. Hindi naman siya abusano na nabubura. At lalong hindi siya buti na nag-i-expire yung lasa na nakalagay sa maliit na lalagyan tapos binibenta. Huwag kayong hihingi sa Diyos ng maliit. Yun lang po kasi abot ng isip natin eh. Yun lang po yung abot ng ating naunawaan. Kaya nga ang sinasabi niya, manampalataya kayo. Kasi kung aasahan nyo, kaisipan nyo at pinag-aralan nyo, limitado yan eh. Bakit hindi po siya natutuwang hingi tayo ng maliit? Ito lang po sagot. Sabi niya sa Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all, not some, not many, not few, of all flesh. Nothing is too hard for me to do. Nothing is too hard for me to do. Genesis 1:1, In the beginning, God created. So, hindi pwede magkaroon ng creation nang wala ang Diyos. At pag merong Diyos, laging merong creation. Kaya nga merong creative miracle. Specialty ng Diyos yung creative miracles. Hindi siya pwedeng maging Diyos malibang siya po'y mag-create, mag-recreate. Kaya yung mga walang bato, binibigyan niya ng bato. Wala nang dibdib, binibigyan niya. Amen? Wala nang matris, tinanggalan na ng doktor, binabalik niya. Yung pong mga paa na baka laput, tutot plastic, tinutulong niya, pinapalitin niya ng talagang buto ng tao. Siya po'y creative God because He is a creator. Siya pa simula ay ang Diyos at ang Diyos ay lumikha. Mula sa wala, lahat po'y lumabas. Hanggang ngayon yan po yan. Amen? Naalala ko ng early years ko, kasi ng mga panahon pong yan, ano eh, yung lalagyan pa po ng bigas yung lata ng biskwit. Alala niyo yun? Yan pa po yung mga panahon na yan. Eh, pag-uwi po ako, gagalit si Nana Ellen. Kaya salubong po ako sa pinto ng lata. Bam! Ay, walang laman eh. So, yun po sasalubong sa akin pagdating ko ng bahay. Puro ka paglilingkod, puro ka pagpapalay sa demonyo, puro ka pray-pray sa may sakit, o asan yung pananghalian natin? Bam! So, ang ginagawa ko naman, dahil ako po yung mabait na asawa eh. Totoo po yun. Hindi ko po nasaktan yung aking kaisa-isang asawa for the past 35 years. Hindi ko po siya tinakot na hiwalayan. Hindi ko po siya sinakal sa leeg. Hindi ko sinabunutan. Hindi ko tinulak. Totoo po yun. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Alam niya po yun. Hindi ko po siya binalibag ng kaldero. Wala po lahat. Hindi ko po siya ginanon ng daliri. Hindi ko po siya pinagtungayawan at kinars o pinagwikaan ng mga pangit na bagay. Kasi hindi po mabuti yun sa mga anak ng Diyos. The best thing to do when bad things happen to you is to do right. Do the right thing, do the good thing. Gagalaw ang Diyos. At di, bumagsak na po yung lata na lalagay ng biskwit na wala nga lamang bigas, magaan talaga eh. So, yung aming pong bahay, may harang pa yan eh. Bago ka makapasok, gaganon ka pa. Di dadaanan ko yung lata. So, ang ginawa ko, tinayo, magaan lang naman eh.
So, hindi na muna ako pumasok kasi nakaharang eh. Kinausap ko. Sabi ko, alam mo ikaw. Dinadaya mo sarili mo eh. Sinasabi ko sa iyo, puno ka ng laman. Marami kang laman. Naglingkod ako sa Diyos. Wala naglingkod sa Diyos yung pwedeng magutom. Hindi ako pwedeng sumala sa pagkain. Hindi ako pwedeng mangutang. Hindi ako pwedeng maghirap. Naglingkod ako sa Diyos. Nagbibigay ako. Sumagot ka, amen, umuo ka. Nausap ko po yung lata. Nanay, galit na galit. O, kita mo nangyari sa iyo, hindi ka na nangalit. Nahilo ka na, pati lata kinakausap mo. Totoo po yun. Eh kung sasabihin kong, tama yung may bahay ko, wala kang laman, wala kaming makain. Eh, ano mangyari sa amin? May gagawin ba ang Diyos? Pag sumangayon ka sa mali, nagiging stronghold yan. Kaya kung may mag-asawa, sinabi ng asawa, lalaki at babae na ako, masakit katawan ko para magkakasakit tata ako, dapat may mag-upos. Hindi ka dapat sumangayon kasi magkakatotoo yun. Sabi mo, hindi, walang tantalab sa'yo, magaling ka na. Sa sugat ng loob, magaling ka na. Kasi kung sasangayon ka, kahit kabag lang po yan, eh talaga magiging sakit yan. Dapat may mag-u-oppose. Hindi mo siya inu-oppose kasi hindi mo siya nirerespeto, kundi tinatayuan mo yung salita ng Diyos. Kung wala siyang faith, binibuild mo siya. Sabi niya, walang trabaho talaga eh, na nagli-layup sa kumpanya, ako pa nga natanggal. Hindi, bibigyan ka lang ng mas maganda, mas malaki sweldo. Kung ba't inalala dumaalis ka lang kasi, kuripot may ari ron, tsaka maliit sweldo mo ron. Papalitan niya ng mas maganda. Dapat po ganun. Huwag yung, talaga, wala ka ng trabaho, kawawa ka naman. So, paano tayo ngayon? Wala pong mangyari ron. Lalala ang problema. Amen. Hindi nga, mahasak yung aking kaisa-isang asawa habang panahon sa kwarto, galit. Nahilo na rin ako sa gutom, pati lahat ang kinakausap ko. Makalipas po ilang saglit, meron pong umakatok doon sa bakura ng inuupahan po namin, meron pong dalang sakong bigas. Alam nyo, mga inibig, kung hindi po ito totoo, hindi ko ito hawakan. Kung hindi ito totoo, hindi ko ito ipapangaral. At kung bakit ayaw ko itong bitawan at pinaglalaban ko kahit saan, dahil ito po'y totoong totoo. Lahat po na nakasulat dito ay totoo. At lahat po na nagagalap sa buong mundo ngayon na hindi ko pinagtaka, hindi ko kinagulat. Dahil bago pa siya nangyari, sinabi na ng Panginoon. Sabi niya, sa kanyang mga sugat, lahat ng sakit mo, magaling na paniwalaan mo yan. Ideklara mo yung kagalingan mo, huwag yung nararamdaman mo. Amen. Meron po lumapit sa akin. Dahil na raw po siyang baga, pinakita yung x-ray. Sabi ko, sino nga lang yung x-ray? Nakakamali yun. Pag nag-brown out, hindi nagagana yan eh. Do you agree? Kako eh, hindi. Sabi niya, talagang chinik ng doktor. Dalawa pa nga yung nag-check eh. Kako, inaantok yung doktor nung chinik yan. Nagkamali ng switch yan. Kamaniwala riyan. Ito nga ako, totoo. May baga ka. Pinag-pray ko, pinabalik ko po sa doktor. Nagulat yung doktor. Sabi niya, paano ka ganun? Ba't nagkaroon siya ng dalawang baga? Pag negative po ang pangyayari, huwag mong sangayunan, umupos ka. Ang ideklara mo, yung ginawa ng Diyos, yung po ang mag-workout. Pag mong payagang maliiting ka ng Diablo, ang sabi po ng Philippians 4:13 ay ito, kaya natin gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Nagagawa ko po ang lahat ng bagay, imposible, mahirap, extraordinary, hindi dahil apostol ako, kundi dahil kay Kristo na nakatira sa akin, na nagpapalakas sa akin, sa Kanya ako nakaasa. Ganyan din po kayo. Kasi yung Kristong tinanggap ko, siya rin Kristong tinanggap ninyo. Kaya sa Kanya kayo tumingin, sa Kanya kayo umasa. Ito po ang maganda. Nang wala pa po tayo sa Lord, meron po tayong sinful nature, kalikasang makasalanan.
Kahit anong gawin natin, tayo po'y lumulubog. Dahil ito pong sin na ito, itong sinful nature na ito, ay hinahatak tayo pababa. Kaya nga tayo nagkakasakit, nagugutom, namamatay, napupunta sa krisis, nasa kabiguan, magulo buhay. Iyon po yung nature ng sin, hinahatak ka pababa. Pababa lang pababa hanggang tumuloy ka sa impyerno. Now, nung tinanggap natin si Jesus bilang personal nating Diyos, Panginoon, tagpaligtas na ating buhay, tumira siya sa atin. John 1.12, Colossians 1.27, John 1.4, Colossians 3.1-3. So nung siya po itimira na sa atin, yung ating sinful nature, wala na. Ang pumalit po ngayon, buhay niya, at yun po yung ating eternal life. John 11.24 and 25 and 26. John 5.24 and 25. Yung buhay niya, yun ang ating eternal life. Yun yung ating righteous life, holy life. Yun po yung ating glorious life. Yun po yung ating Zoe, the God kind of life. Maliwanag po ba yun? Kung yung sinful, hinahatak tayo pababa, nung nawala na po ang sinful nature, pumulit na ang buhay ng Lord, hinahatak niya na tayo ngayon pataas kung saan siya nandoon. So yung sin, hinahatak tayo pababa. Yung sinful nature, yung buhay ni Jesus, yung kanyang divine nature, 1 Corinthians 6.17, 2 Peter 1.3 and 4, yung buhay niyang yan, hinatak naman tayo pataas. At dinila tayo doon sa kinalalagyan niya, Ephesians 2.6, pinakamataas na kalagayan. Kaya ang pinakamapayapa, pinakamakapangyarihan, pinakabanal, pinakamalinis, pinakamatalino, pinakamarunong na taong nabubuhay sa buong mundo ay tayong mga anak ng Diyos. Naapat yung lakaran na yan. Ano man ang nangyayari sa inyo, dinideklara nyo, I am seated with Christ in the heavenly places. Amen. Expect great things from God. Hindi siya pwedeng gumawa ng maliit na bagay. Be a visionary, be a leader. Nakita mo yung bayan mo na property ng Diyos. Huwag kang makontento sa 100 kongregasyon. Huwag kang makontento sa isang bahay, isang baha na malaki lang ng konti sa bahay ng guardhouse. Be a visionary. Ideklara mo na kung ang mga tao sa Palawan ay binubuo ng 10 milyon, itong 10 milyong ito, lahat ito ay papasok sa langit. Dahil walang diablo at walang demonyo at walang religious spirit ay may kakayang talunin ng Diyos na nakatira sa'yo sapagkat si Kristong sumasay milyong ulit na higit at dakila kaysa sino man na nasa mundong ito. Per John 4.4 and per John 5.4 and 5. And John 16, verse 33. Nagkaroon nga ng vision, negosyo. Huwag kang makontentong ito lang negosyo mo. Amen? Dati nasa palengke ka lang. Dream big. Isang araw, meron na akong supermarket. Ito'y negosyo ng Diyos, pag-aari ng Diyos. Be a visionary. Ito mga jungles ko, isang araw, mga modern appliances na ito, mga heavy equipment ito. Be a visionary. Lord, may-ari nito, hindi ito malulugi. Ipipinas ko gospel. Be a visionary. Huwag kang makontento riyan na may sasakyan ka, tumatakbo kayo, mamaya plat. May bisikleta ka, sinasakyan mo, sumunod, plat. Kinakalong mo na, patungo lang junk shop. Be a visionary. Hindi po tayo nag-uusap dito ng greediness. Ito totoo. Pagdating po sa pangako ng Diyos, contentment has no place, only fulfillment. Hindi ko po kayo tinuturo ang maging saki, maging greedy, maging materialist. Tinuturo ko po sa inyo ay ito. Ang Diyos po ang may-ari ng lahat. Ay kung anak ka ng Diyos, dapat lahat ng Kanya ay iyo. Huwag tayong pumayag. Kagaya ng prodigal son, na nakuha niya po sa tatay niya ay 1/4 lang. Contento na siya. Hindi ko kayo tinuturo maging greedy, maging materialistic, maging sakim. Tinataas ko faith ninyo. Expect great things from God. Attempt great things for God. Soar high with God. Be a visionary. Be a leader. You can do all things. All through Christ who strengthens you. Si Kristo ang nakatira sa inyo. Walang balak umalis sa inyo. Dream big. E nakuha niya po 1/4 pa lang. Contento na siya. At magreklamo yung panganay niyang kapatid. Dahil nung siya po'y bumalik, pinatayin siya ng kanyang ama ng guya at nalaman po yun ang buong bayan at sila po'y nagpista. Eh siya po'y galing sa bukid, nagalit po siya dahil hindi siya napatayin ng kanyang ama ng guya. Ito po ang sagot ng tatay niya. Pakinggan niyo po ako.
Anak, ba't ka nagtatambod? Ba't ka naghihinakit? Bakit masama ang loob mo? Ba't ka naingit sa kapatid mong buso? Hindi mo ba alam? Ang nakuha niya ay 1/4 lang, kontento na siya noon. Hindi mo ba alam? Luke 15:31, lahat ng akin ay iyo. Hindi mo ba alam? Tinataas ko po ang faith niyo. Hindi ko kayo tinuturo maging saki, maging greedy, maging materialistic, maging selfish. Tinataas ko ang faith niyo. Ang sabi ng tatay sa panganay, anak, hindi mo ba alam? 1/4 lang nakuha niya. Hindi mo ba alam? Lahat ng akin, iyo hindi. 1/4, lahat ng akin. Mga iniibig, mga minamahal, ang pagiging anak mo ng Diyos ay hindi 1/4, hindi 1/2, hindi 3/4, hindi 15/16. Ang pagiging anak mo ng Diyos ay kompleto 100%. At hindi ka inampon, hindi ka anak sa labas, hindi ka anak sa kalsada, hindi ka anak sa tricycle. Anak ka ng Diyos, you are born from the heart of God. Hindi ka squatter, hindi ka tagapag, my God, hindi ka taga-renta, tagapagmana ka, Romans 8:16, 17, 18. Kung nasaan ang Panginoon, doon ka, lahat ng Kanya ay iyo. Hindi lang glory, kasama ang joy, ang peace, ang honor, ang power, ang health, ang wealth, ang wisdom, ang revelation, ang vision, ang victory, authority, immortality, immunity, the world, everything that belongs to the Father, belongs to the children. At ito na po ang panahon ng malaking alihan sa ayaw sa gusto ng Diablo at kahit sino po hindi ito kayang pigilin. The season of great harvest has come. Siya po'y glory harvest, wealth harvest, soul harvest. At sa panahon po ng alihan, dapat ang mga anak ay hindi batukan, hindi natutulog. Ang mga anak ay nandoon sa harvest field. Okay ang pangalan mo'y Juan. Pero sa panahon ng kanila ay walang Juan tamad. Walang karangalan ng Diyos kung ang iyong pangitain at pangarap sa buhay ay maliit. Have the dreams of God. Have the vision of God. Ako'y wala akong sariling panaginip. Lahat po ng ito'y dreams ng Diyos sa buhay ko, sa ministeryong ito. Nilakaran ko lang siya. Wala akong sariling kakayahan. Hindi ako nakatapos ng high school, tinakot ko lang yung teacher ko, kaya ako ipinasa niya. Nakita niyo yung English ko. Yung mga grammar ko eh, pinipersecute nila. Nagpapasakit ng ulo ng mga theologian sa ibang bansa. Totoo po yun. Pero ang problema, ang malaki, yung nagawa ko, hindi nila nagawa. Yung narating ko, hindi nila narating. At yung integrity ko, hindi nila naabot. At yung buhay na nilakaran ko, wala sila. Hindi ko pangitaan yung TV at radio na yan. Ang Diyos ang may pangarap niya. Nakaisa lamang ako sa pangarap niya. Binigay ko buhay ko. Sa mamatay, sa tagumpay at sa lahat ng bagay, siyang may-ari. Walang atrasan. Walang ayawan. Walang iwanan! Ganito rin sa inyo. Hindi ko pangitain ang Pilipinas. Hindi ko siya kilala. Wala akong naintindihan kung paano magligtas. Hindi ako nag-aral ng missiology. Hindi ako nag-aral ng evangelism, point 1, 2, and 4. At mga formula na yan. Nilagay niya sa puso ko, Pilipinas. Sumangayon ako sa pangitain niya. Kaya kung malalim kayong mag-pray, malalaman niyo kung anong gusto ng Diyos sa buhay niyo. At pag sinabi niya na yan, sumunod ka, kahit may oposisyon, panalo ka. Hindi si Joseph ang may panaginip, ang Diyos, para sa mga kapatid niya sa Israelita. Sumunod lang siya. Sa gitna ng persecution, sa gitna ng pit, sa gitna ng imprisonment, sa gitna ng lahi, sa gitna ng massive rampant rejection, pinanatili niyang malinis ang puso niya. At siya'y nakarating sa palasyo. Kahit hindi ka magaling, hindi ka matalino, basta totoo mong binigay ang buhay mo sa Lord,
at willing kang gawin ng Diyos. Kahit hindi ka nakatapos ng high school, purihin ng Panginoon. Papatalinuhin ka ng Diyos. Mas marami ka pang magagawa sa kanila na nag-aaral na matigas yung ulo at puno ng kapalaluan o pride. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin. Wala pong ibang source ng power si Apostle Paul but Christ. Wala siyang source ng wisdom, ng immunity, ng immortality, ng strength but Christ. Yan sabi niya sa Galatians 6:14, I glory on the cross of Jesus Christ. Eh si Paul po, scholar, matalino, pariseo, mayaman, Roman citizen. Pero wala siyang pinagmalaki kahit isa sa kanyang credential. Ang pinagmalaki niya si Kristo. Dahil kung meron tayo dapat ipagmalaki, walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoon si Kristo nagligtas sa atin. At siyang nakatira sa inyo. Sabi ko, siyang nakatira sa inyo. Siyang nakatira sa inyo. Tulog kayo o gising, may ulan o wala, ang Diyos na nakatira sa inyo, kasama nyo habang panahon. Hindi niya kayo iiwanan o papabayaan, kailangan ang aalis sa kanya, pero siya hindi kayo iiwanan. At kahit umalis ka, Jonah, pag bumalik ka, tatanggapin ka niya. Kung nagkasala ka, humingi ka ng tawad, mabait siya. Huwag mong takpan kasalanan mo, aminin mo. Magpakumbaba ka, itataas ka niya. Pero kahit isa lang kasalanan mo, maliit lang, pero ayaw mong aminin, ibabagsak ka nun. Huwag niyo nga kalimutan ang susi sa pagtaas ay kababa ang loob sa ibaba. The more na ginagamit ka ng Diyos sa mightily, the more gusto niyang mabuhay ka sa humility. Ay kung hindi mo magkakawang mag-humble, siya mag-humble sa iyo. Ano man ang tinatangkilik niyo ngayon, ano man ang kalagay niyo, mula sa spiritual, emosyonal, physical, financial, material, wala pa po kayo sa one-fourth ng plano ng Diyos. Ito po ang totoo. What God have planned and prepared for all of you is 1,000,000 times greater and bigger than what you think and understand. Huwag kang pumayag na ma-stack up. Kung na-stack up ka kagaya ni Lazaro doon sa death grave at meron kang grave cloth, pag narinig mo na ang tinig na doon na sinasabi sa'yo, lumabas ka dyan sa pagka-stack up mo, Lazaro, umalis ka dyan, then lumabas ka, tumindig ka at huwag ka lang ma-stack up. Ako meron magtatanong sa'yo, kung stack up ka, ang sagot mo, hindi na ako stack up, I am out of stack. Yan po ang church ngayon, stack up. Stack up sa sin, worldliness, idolatry sa mga boksingero, adultery, fornication, physical, spiritual. Pag nanakaw ng tight operation, siya ini-create ng problem niya. But the Lord said to the church, umalis ka riyan, Lazaro, sa graveyard. Lumabas ka sa pagka-stack up. At ito po maganda, nung nakalabas po si Lazaro, ang dami pong pumasok sa langit. John 11, verse 1 hanggang 45, si Lazaro po ay nakalabas po sa graveyard, sa pagka-stack up. At ang sabi ng John 12:1 pababa, pumunta po ang mga Hudyo sa tahanan, hindi lamang dahil kay Kristo, kundi dahil kay Lazaro para tingnan ko siya ngayon na buhay mula sa mga patay. At makita na lang siya nga po ay na-resurrect, sila pong lahat ay sumampalataya kay Jesus. Tingin po kayo sa akin, alam ng Diablong hindi niya kayang pigilin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Sinasabi ko po sa inyo yung kayamanan. Hindi ito maituturo sa Bible school. Sinasabi ko po sa inyo ito, ito po'y pinaghirapan ko ng 20 years, 30 years sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo ng ganyang kadali. Hindi po kayang pigilin ni Satanas ang plano ng Diyos sa buhay natin. Alam niya po yung surrender si Ryan. At dahil alam niya hindi niya kayang pigilin, ang gagawin niya po ngayon ay lilimitahan tayo. Lilimitahan. Hindi niya mapipigil, pero lilimitahan niya tayo. Para yung full potential ng Lord sa atin at yung full potential natin sa Kanya ay wag po nating ma-excel, ma-expand, ma-increase, ma-multiply, enlarge. Pipigilin po niya tayo. Wag po kayong paawat. Pag meron pong panong, siya po'y pipigil para limitahan kayo, isa lang ang sagot ninyo, kaya kong gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin.
I will soar high with God. I will expect great things from God. I will attempt great things for God. I am a leader. I am a visionary. I claim no defeat. I am more than conqueror. I am moving forward. I am determined. I will possess the land. I will go with God. Hindi ako papayag ma-stack up. Aalis ako sa pagka-stack up. Aalis ako sa stack room. Pupunta ako doon sa harvest field. Hindi ako magtatago kagaya ni Gideon sa kuweba. Ipakikita ko sa lahat na ako ang end time living like Jesus generation. At walang pwedeng pumigil sa akin sapagkat si Kristong nakatira sa akin ay 1,000,000 ulit ang higit na kapangyarihan kaysa diablo, mga demonyo, hiring, kulto, impacto, crisis, criminalidad, terorismo, sakit, kahirapan, karamdaman, kabiguan! At lahat ng pangit na bagay na nagagalap sa buong mundo, excuse me, ay exempted ako. Si Kristong balutin ko't kalasag. Sabi niya yan, 1633, sa mundong ito ay meron tribulasyon. Pero huwag kayong malungkot sapagkat pinagtagumpayan ko siya para sa inyo. Sa original Greek, ang ibig sabihin ng Lord ay ito. Sa mundong ito ay maraming sakit, karamdaman, kahirapan, lungkot, takot doon sa kabiguan, pag-alala, kamatayan, krisis, kriminalidad, takot, pangamba, bagyo, lindol, ulan, maraming namamatay. Pero wala siyang kakayahan para pinsalain kasi tinanggalan ko siya ng kapangyarihan laban sa inyo. Wala itong effect sa inyo dahil sa aking nakatira sa inyo at gumawa ng aking sarili balutit kalasag ng mga buhay inyong lahat. Paniwalaan po natin yan. Pag may dumating na sitwasyon, ideklara ninyo, kasama ko ang Diyos. Meron po tayo mga anak na full-time sa main church, mga magulang niya nakatira po sa isla. Eh, di pinaalis po sila ng pamahalang bayan. Kasi may landslide, may mudslide. Talagang gumuguho po yung bundok. Eh, nilipat po sila sa bayan. Isang safe na lugar. Eh, nalaman po yun ng ating mga anak sa main church, so sila po yung nag-pray at nag-ayuno. Tinawagan niya po yung mga magulang niya. Sabi niya, tatay, nanay, huwag po kayong matakot. Kasama niyo ang Lord. Mag-pray lang kayo. Yun yung maganda eh. Pag yung magulang mo, hindi marunong mag-pray. Pag may lindol, matututo mag-pray yan. Hindi marunong tumawag sa Diyos. Ngayon, matututong tumawag yan. Sabi niya, mag-ayuno po kayo. Kahit hindi marunong mag-ayuno, hindi kumain. Eh di, ninipat na nga po yung mga kapitbahay nila. Talaga nagbabagsakan po yung bundok. Natatabunan po yung mga bahay. Hindi po sila umalis. Sabi ng pamahalang bayan, force evacuation, hindi kami alis, kasama namin ang Lord. Eh kahit pumunta kami sa bayan, ikaw wala ang Lord doon eh, paglubindol doon eh, mapapahamak din kami. So hindi yung lugar eh, kundi yung protection ng Diyos. Now, hindi po masamang umalis ha, wala pong pangit doon. Pero hindi rin masamang sumampalataya sa Diyos. Eh di, lumindol na naman po, ang daming aftershock, napakarami. Sila po nasa bayan at ligtas na lugar, hindi makatulog. Kasi mayat maya po eh, oras-oras, araw-araw, aftershock, hindi sila makatulog. Tormented sila. Ito po ang ating mga kongregasyong naiwan sa isla. Sarap ng tulog. Sarap po ng tulog. Eh di, nalaman po ng mga tao, sabi sa kanila, kumusta na kayo? Hindi kami nakatulog doon sa bayan eh. Kasi aftershock, ang lakas. Hindi lalo na rito sa islang to. Inalisa namin. Siguro hindi rin kayo nakatulog. Ang sagot po ng pamilya eh. Taga-oras lang himala. Hindi namin alam na may lindol. Sarap ng tulog namin. Nasyak po sila. Eh, paano nagkaganon? Eh, nagtiwala kami sa Lord. Siya yung balutid kalasag namin, pero natektahan niya kami. Walang totoong nagtiwala sa Diyos. Hindi ng kalahating puso, ha? Hindi ng malaking puso, ng buong puso ang nabigo at napahiya. Hindi mo man makita ang pangako niya ngayon, huwag kang bumitaw. Huwag kang gumaya kay Pedro, nakalakad na sa tubig na dumating, konting pagsubok, tumingin sa hangin, lumubog. Pag may pinangako ang Diyos sa iyo, hawakan mo kahit anong mangyari. Huwag mong bibitawa, huwag mong isurrender sa Diyos, yung right mo, yung faith mo, yung blessing mo. Yung pinaniniwalaan mo, hawakan mo yan. Huwag mong bitawan.
Dahil may mga pangako alo na ibibigay niya kahit may mga panahong matagal. Talagang makikibaka ka. Talagang matitis yung faith mo, pati pamilya mo talaga eh. Maaaring ma-pressure na turuan ka mag-compromise. Paniwalaan mo, hawakan mo, huwag mo siyang bitawan dahil sinasabi ko sa iyo ang katotohanan minamahal. Sa ayot sa gusto ng Diablo, hindi na tanong kung dumating o matagal dumating. Ang importante, dahil lang ako siya, tsak dadating. Hebrews 10:35, 36, Hebrews 6:10. Don't give up your confidence. Hawakan mo siya. Hello. Inaantay kayo ng mga kababayan natin sa buong Palawan. Dapat na silang pumasok sa langit. Maliit ang Palawan, sa Diyos nating napakalaki. Maliit ang Luzon, sa Diyos nating sobrang laki. Maliit ang Bisaya, sa Diyos nating sobrang laki. Maliit ang Mindanao, sa Diyos nating sobrang laki. Ang sabi ng Isaiah 66, 1 and 2, yung buong mundo, tapakan lang ng paa niya. Sobrang laki ng Diyos. Ang mundo, napakaliit. At pag sama-samahin natin ang krisis at problema ng buong mundo, mas malaki pa rin ang Diyos. At kahit tulog po tayo, purihin ng Panginoon yung mga panalangin natin kahapon o nakalipas na araw, lahat kahit tulog tayo, ay sinasagot ng Diyos. Bukas ang langit, araw at gabi, sa buong Jesus is our shield. At lahat ng naniniwala sa man of God at takwanag sa ministerong ito, ano man ang pangalan ng fellowship mo, masasama ka na sa bukas na langit. Amen! Ano man ang kalagayan nyo ngayon, sumunod kayo sa Diyos. Una, magpakatapat kayo sa tithes and offerings, pinaliwanag ko na yan. Kaya anong daanan mo, magpakatapat ka. Unahin mo ang Diyos, huwag yung utang, huwag kang mag-commit doon sa pangangailangan, sa babayaran. Pag nag-commit ka roon, walang mangyari. Sa Diyos ka mag-commit, huwag sa problema mo. Siya unahin mo. At maniwala ka na siya'y tapat. Hindi siya kagaya ng tao nagsisinungaling. Numbers 23, 19-21. Sinasabi niya, ginagawa niya, pangako niya, tinutupad niya. 2 Corinthians 1, 18-20. 1 King 8:56. John 17:17. Amen. Then, sumunod ka sa Diyos. Kadalasan, pag siya'y nag-utos, talagang ayaw lang isip natin, ayaw ng pakiramdam natin, kadalasan ayaw ng bulsa natin. Kasi sino may ayaw sumunod ka? Ganun po, kasimple yun. Ikatatlo, magpakatapat ka sa Diyos. Mabuhay kang malinis, banal. Sa Diyos ka po malakpak, huwag sa boksingero. Oras ng Himala, panoorin mo, huwag boxing, huwag UFC. Huwag basketball. Mga libro ko, basahin mo. Huwag diary, huwag comics. Huwag si Batman, huwag si Darna, o sino pang Adarna. Amen. Basahin yung Biblia araw at gabi. Libre yung panonood ng oras ng Himala at pakikinig ng radio. Magsawa kayo. Punoy niyo yung bahay niyo ng Word of God ng deklarasyon. Pag-pray kayo, mag-ayuno kayo. Lagi kayong pumunta sa church, may ulan o wala, umaten kayo. Huwag niyo sabihin sa amin ng Panginoon na at sa ating mga pastora na, mga pastor na, dami kasing trabaho, lumalakas negosyo eh. Kaya lumalakas ang negosyo, may obligasyon ang kada linggo at kada gawa ay nasa bahay ka ng Diyos. Hindi siya alternative, priority mo siya. Manalangin ka, sama mo pamilya mo, turuan mo yung mga pamilya mo na maging maka-Diyos, mga bata, kabataan, lahat ng pamilya mo, turuan mo na mabuhay sa Diyos. Sa pamamagitan ng ehemplo mo, pananampalataya, kung nakakatanda sa'yo, mahalin mo, igalang mo, huwag mong sasagutin, huwag mong papangunahan, mga magulang mo, sundin mo. Dahil hindi naman sila magtuturo sa'yo ng mali. Pero pag sinabi nila, mag-backlight ka, huwag mo silang susundin. Dahil hindi sa Diyos yun. Pag sinabi nilang, higit mo silang mahalin kaysa sa Diyos, hindi sa Diyos yun. Mahalin mo sila, pero higit si Jesus. Pag sinabi ng asawa mo, huwag kang magpipray, hindi sa Diyos yun. Lalo ka magpray, pagpray mo siya. Nang sinabi ng asawa mo, kamag-anak, magulang kapatid, huwag kang dadalo, ni sa Diyos yun, dumalo ka. At pag sinabi nilang magalit ka, huwag kang magagalit, numiti ka. Ganun lang po siya kasimple. Magpakatapat po tayo.
Ito po ang panahon ng kasaganaan. Ito ang panahon ng kasaganaan. Galing ako sa kalsada, walang sweldo, wala lahat. Iniwan ang negosyo. Maraming pera kinikita, nag-pull time. Ito na ako ngayon. Kung nagawa ng Diyos sa akin, magagawa niya sa inyo. Huwag niyong i-compromise ang Diyos. The more may opposition, the more may pressure, the more tayo po ay mag-commit sa Diyos. At yung mga ayaw ng katotohanan, mahalin natin, patawarin. Pero huwag po tayong mag-compromise. Pangit ginagawa ng marami, gumawa tayong mabuti. At the end of the day, walang masama ang nagtagumpay. Lahat na nagtatagumpay ang gumagawa ng mabuti. The right thing to do when bad things happen to you is this. Be like Jesus. Amen. Kaya niyong gawin ang lahat ng bagay. Wala kayong hindi kayang gawin. Wala na kayong limitasyon. Yung mga weakness ninyo, limitation ninyo, sarili ninyong ability, credential, credibility, wala na lahat. Ang naiwan sa inyo ngayon ay si Kristo, karunungan niya, kaalaman niya, kapangyarihan niya, abilidad niya, lakas niya, siya ang buhay niyo. At dahil siya ay walang limitasyon, at siya ay nakatira sa inyo, wala ka na rin limitasyon. Paniwalaan mo yan. Walang karangalan ng Diyos na gumawa ng maliit na bagay. Ang karangalan niya ay gumawa ng imposibleng bagay na siya lang ang makakagawa. At dito na po ako magtatapos. Hindi mahirap sa Lord ang pagalingin po kayong lahat. Pagpalain, pasaganain. Paunlarin, baguhin at gawin kagaya niya. Kayang-kaya niya po yan. Expertise niya yan. Ito lang po gusto kong iwan sa inyo. Mabuhay kayo sa pananampalataya. Pag sinabi kong pananampalataya, may pagsunod. Pag may pagsunod, may pananampalataya. Obedient faith po ang tawag ko doon. You believe His promises, you obey His command. When you obey His command, it is simply because you believe His promises, obedient faith. Dahil tayo nabubuhay sa pananampalataya, walang option ng Lord, kundi i-bless tayo lang i-bless. Because faith always receive great things from God. Uulitin ko po, ang pananampalataya ay palaging tumatanggap ng mga dakilang bagay mula sa Diyos. Hanggang kaya niyong sumampalataya, hanggang kaya niyong sumunod, ang Diyos hindi nauubusan ng kapangyarihan, hindi nauubusan ng biyaya, at hindi nagsasawang magbigay ng kanyang kaluwalhatian, kalakasan, tagumpay, biyaya, name it all sa kanyang mga anak. Ang taong nasa obedient faith, araw at gabi, anuman ang sitwasyon ng isang bansa, ay nabubuhay sa bukas na langit. Tayo pong lahat ay tumayo. Magtaas po tayong dalawang kamay. To the Lamb that was slain, sing it so soft. To the Lamb that was slain. Kita niyo po itong mga sakit na ito in Mark 6:53-56. Ang napakarami po nito. Libo-libo. Iba't ibang sakit at karamdaman ang dala-dala. Pero lahat po'y gumaling. Lahat. Wala pong hindi gumaling. Dahil sila po'y sumasampalataya kay Jesus. Kahit saan pumunta ang Lord, sila po'y humahabol. They become Jesus chaser. Sunod ng sunod. Oo, wala pong humahabol sa Lord. Walang sumampalataya ang hindi nakatanggap ng himala. Huwag niyo pong kalimutan yan. Alisunod sa inyong pananampalataya, tatanggap kayo. Hindi alisunod sa inyong pangangailangan, karamdaman, problema, o usaping hinaharap. Alisunod sa inyong pananampalataya, kayo tatanggap. Faith is the issue.
pangyarihan ng Diyos ay tapatan nyo ng pananampalataya at makikita nyo ang himala. Your faith plus the unlimited power of God is your miracles. Heavenly Father, I ask tonight, pour out the Holy Ghost. Hipuin mo po ang aking mga magulang, mga kapatid, bata, matanda, lalaki, babae. Oh, every soul, bless them, Lord. Malayong pinanggalingan nila, nagtyaga, nagantay. Walang uwi sa kanila na hindi nakatanggap ng himala at biyaya. Uuwi silang hindi nakagaya ng dati. Ligtas, magaling, malusog, mapayapa, malaya, pinagpala, matagumpay. Receive the Holy Ghost. The Lord touch you all. No one moves. The presence of God is so sweet, so alive, so real in this place. The Lord is here. Enjoy the Lord. You shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. And you will witness for me all over Palawan, Luzon, Visayas, and Mindanao, and to the ends of the earth. Jesus. Balutan kayo ng Diyos ng kanyang presensya. Higitan niya ang inyong pag-aantay, ang inyong biyahe, ang inyong pagpapagal, ang inyong miti, higitan niya. Receive it, be satisfied. Oo, maging kayo sa TV screen, sa website, sa radio set, sa LSN, sa Facebook Live, sa YouTube. Receive the glory of God. Ang Diyos ay Espiritu, siya ay nasa inyong tabi. Buhay na buhay ang Diyos, hindi na kayo kagaya ng dati. My God, touch niyo po yung dalawang ama, my God is here. Sabihin niyo ito ng malakas para walang harang ama. Patawad po sa aking mga lungkot, sama ng loob, tampo, habag sa sarili, hinanakit, takot, pag-aalala, lungkot, pag-aalinlangan, worldliness, pag-compromise, at pagsuway. Patawad po sa kakulangan ko ng pag-ibig, pagtitiwala sa iyo, at pagsunod. Patawad po kung kayo naniwala sa mga pamahiin, sa mga albularyo, espiritista, pyramid healer, psychic healer, mananawas. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Patawad po kung nabuso ko ang katawan ko sa alak, sigarilyo, sugal, bawal na gamot. Tinatakwil ko ang anumang anyo ng pangangalo niya sa espiritu, sa pisikal, at pakikiapit lumayas ka sa buhay ko. Tinatakwil ko, hinihingi ng tawad ang mga salitang lumabas sa labi ko, na labag sa iyong mga utos, na against sa iyong mga pangako. Patawad po, nagkasala akong totoo. Panginoong Jesus, tumaso ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos. Manggagamot, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Gawin mo akong kagaya mo. Panahanan mo ako. Pangulahan mo ako sa landas na matuwid. Susunod ako sa iyo. Angkinin mo ako. Wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Salamat po, Ama. Anak na ako ng Diyos. Malaya na ako. Ligtas na ako. Magaling na ako. Masagana na ako. Matagumpay na ako. Makapangyarihan na ako. At dahil ako'y pinatawad mo na, ay pinatatawad ko na rin
ang mga tao na ako'y may tampo, merong hinalakit, ngayon din. Sige, pupuksan niyo po ang inyong mga bibig. Patawarin niyo po ang mga taong kayo po'y nagtampo at naghinalakit. Sumama ang loob. Sige po. Sige po. My God, God is here. Palawan are blessed. The church of God in Palawan in this country are blessed. The presence of God is all alive. Yung gutom yung tuhaw ay kinakatagpo ng Diyos. Magpatawad po kayo. At habang kayo nagpapatawad ang inyong mga mata, ililinaw. Ang mga cancer niyo ay lulubog. Ang pagkabingin niyo ay mawawala. Ang ulcer niyo, migraine, leukemia, myoma ay maaalis. Epilepsy niyo, allergy ay maaalis. Sakit sa baga, sa abdo, napayatay ay mawawala. Ang mga karamdaman sa katawan niyo, mga bacteria, microbial germs ay mawawalang lahat. Magpatawad kayo. Ang inyong pagka-paralyze ay mawawala. Forgive and be healed. Forgive and be free. Forgive and be delivered. Forgive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magpatawad po kayo. Kayo po sa TV screen, sa website, sa radio set, receive the Holy Ghost. Forgive and receive the Holy Ghost and be healed. Inuulit ko ang Diyos po yung nandito, buhay na buhay po ang presensya niya. Oh, Jesus. Yes, Lord. Kula kapag patawad na po kayo, tatyo po ang inyong dalawang kamay. Receive your healing. Receive the Holy Spirit. Cancer, ginagapos kita. Goiter, leukemia, myoma, pagkabulag, pagkabibi, pagkabingi, pagkaparalyze. Sakit sa buto, sa bato, sa baga, sa bituka, sa labay, sa atay, UTI, infeksyon sa ihi. Ginagapos kita. Kakulangan ng fluid sa mga mata, maging kompleto ka. Sirang cornea, mabuo ka. Glaucoma, katarata, I rebuke you. Sakit sa baga, I rebuke you. Mataas na blood sugar, I rebuke you. Mataas na blood pressure, I rebuke you. Microbial, bacterial, germs, epilepsy, I rebuke you. Lungkot, takot, tusa, pag-alala, pangamba, I rebuke you. Foul and evil spirit, go! I rebuke you. Iwanan mo mga anak ng Diyos. At sa pangalan ng Panginoon na may gawa ng langit at lupa, dinidiklar ako lahat ng may sakit ay magaling na. Tanggalin nyo na ang inyong mga salamin. Umulat na kayo, gumalaw, lumakad. Ang mga bukol nyo ay wala na. Receive your healing. Rise up and walk, you are healed. Galawin nyo na yung mga kamay nyo. Dati hindi nyo magalaw, itaas nyo na siya ang inyong mga paa. Inhale, exhale. My God, the glory of God is here. Stretch your hands and receive the Holy Ghost. Kayo po sa website, sa LSS, sa TV screen, sa radio, begin to move. Move, move, move. Hallelujah. Hallelujah. Habang mumabagsak po ka naman, atiyan ng Diyos. Mga minamahal ko, mga pastor at kamanggagawa sa ibang Belgium. Run to the front. Taas yung dalawang kamay. Taas yung dalawang kamay. Oh, bless your people, Lord. Go! Oh, bless your pastors, Lord. Pagpalain mo ba mga malingkot mo, mga manggagawa mo. Bless your pastor. Let them go chains.
I love them dearly, bless them. Malayo pinanggalingan nila. Let them go, so much blessed. Pray the organ sauce. Go on. Patuloy po tayong tumanggap. Wala na pong limitasyon ng buhay natin ngayon sa Diyos. Andito po ang Diyos. Siya ang kailangan natin. Siya ang kailangan ng bansang ito ng buong mundo ang Diyos. Andito po siya. Kaya niyang hipuin niya kayo ng hipuin. Abutin ang abutin. Dalawin ang dalawin. Okay lang po umiyak. Okay lang kumagulgol. Just keep receiving. Go on, enjoy God. I said, enjoy God. Hindi tayo pwedeng mabuhay na walang Diyos. Siya ang buhay at kahulugan ng buhay, ang Panginoong Jesus. Sa Kanya meron tayong inabubuhay. At sa Kanya, ligtas na ang ating buhay habang panahon. Sabi ko pong lumapit dito, may sakit at karamdaman. Ang ibig po bang sabihin, mahigit kalahati po na nagpunta rito, may sakit at karamdaman. Do you see that, Lord? Do you see that? Do you see that Jesus is healed? Mahigit kalahati na dumala rito, may sakit at karamdaman. Oh, what a burden. Oh Lord, you will heal them all.
Ang sabi ko, Lord, hindi po ilan, hindi marami, but you will heal them all. Touch niyo po yung dalawang kamay. Actually, magaling na po kayo kanina pa. Pero naunawaan ko po, hinihintayin niyo po yung panalangin ko, baga matanalangin na po ako kanina. Pero para sa inyo pong kapakanan, ay uulitin ko po siya. Pag sinabi ko pong gumalaw kayo, yung hindi niyo dati nagagawa, ay gawin niyo po. Then, yun po ang katotohanan. Sa alot ng anumang sakit at karamdaman binanggit ko kanina, wala na kayo at di na kayo babalik kahit minsan pa. Mula ulo nila hanggang talampakan, Espiritu, kaluluwa, katawan, dinideklara ko ang kalayaan in the name of Jesus. At dinideklara ko ang total freedom nila sa anumang kirot, mikrobyo, bakterya, salot, sakit, karamdaman, germs. I rebuke it. Go! In Jesus' name and never to return. At dinideklara ko lahat na may sakit sa lugar na ito, pati sa TV screen, sa website, sa radio set, sa LSN, sa Facebook Live, ay magaling na lahat. Sige po, igalaw niyo na po ang inyong dalawang kamay. Suntok ng malakas sa hangin. Suntok. Suntok. Swing. Tama po yan, Pastor. Tatay, magaling na po kayo. Kanina pa, hinawakan ko na po kayo. Suntok po yung kamay, malakas, dalawa. Wave, wave. Taas po yung kanang paa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan, kaliwa. Tanggalin nyo na po mga salamin nyo. Malino na po mga mata nyo. Inutosan ko yung malalabong mata na yun. Dumilat ka in Jesus name. Mga bulag na mata na yun, bumukas ka. Yung mga glaucoma at katarata na yung mawala, ang kuryente na mabuo ka. Ang kulang na fluid sa mata, magkaroon. Ang problema sa mata, loob at labas, ay pinawawalan bisa ko. Inutusan ko yung mga mata na yun, bumukas ka, lumusok ka, lumiwanag ka. In Jesus' name, na lahat po humingan ng malalim. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Mag-bend po tayo pababa. Patalikod. Swing po yung katawan. Kaliwa. Wave po yung kamay ng malakas. Sabi niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Yung mga bukol na inutusan ko, saan ka man nakalagay? Sa leeg, sa dibdib, sa ulo, sa lalamunan, sa buto, sa bato, mamatay ka! Malusaw ka, mga bukol na yan, be dissolved! In Jesus, I rebuke you with the cease to exist! In Jesus' name. Now, salatin niyo po yung mga bukol, wala na po yan. Magaling na po kayo. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Magaling na ako. Yung pong bagong opera, nagdadalang tao, naglilihi, hindi kayang tumalon, huwag pong tatalon. Pero yung kayang tumalon, hindi bagong opera, hindi nagdadalang tao, hindi naglilihi, kayang tumalon, ay tatalon. Talon! Sabi niyo, Lord, salamat po. Malaya na ako. Magaling na ako. Pinagaling mo na ako. Palakpakan natin si Jesus. Mahila po yung ating palakpak. Hallelujah! Magaling na po kayo! Sumigaw tayong malakas! Lord, salamat! Pinagaling mo na ako! Magaling na ako! Salamat! Sa mabong palakpak na malakas sa Diyos! Hallelujah! Hintayin ko po ang inyong sulat, ang inyong pong tawag, ang inyong email. So pong malaman ko, alam pong himalaan tinanggap niyo sa Panginoon. Magaling na po kayo. Sabi ko, magaling na po kayo. Ang sabi ko, magaling na po kayo. 10 taong goiter. Kumusta na kayo ngayon? Magaling na po. Nakakalunok na kayo? Wala na yung bukol? Palakpakal po natin si Jesus. Sino po nagpagaling ng 10 taong goiter nyo? Jesus, si Jesus. Po. God bless you. Pakabilis. Praise God, man of God. Si ate po ay nahihirapan daw pong huminga. Pero sa pagpunta niya sa lugar na ito, pagkatapos niyo po manalangin, ay pinagaling po siya ng ating Diyos. Bakit na buhay. Bakit kayo nahihirapan huminga?
Bakit kayo nahihirapang huminga? Baka ako nakakapadoktor, pero masikip po talaga yung dibdib ko. Kumusta ka na ngayon? Magaling na po. Hindi na siya masakit? Hindi na po. Hindi ka nahihirap huminga? Hindi na po. Tuloy-tuloy pong himala sa Palawan, palakpakan natin si Jesus. Si Tatay naman po, Lingkod ng Diyos, ay 4 na taon na po may sakit sa puso, pero ngayon po, guminhawa po siya at pinagaling po na ating po Panginoon. Kumusta na po kayo? Maginawa na po. 4 na taon sakit sa puso. Hindi na siya masakit? Hindi na masigip yung dibdib nyo? Hindi na mabigat? Hindi. Sino po nagpagaling sa inyo? Jesus. Palakpakan po natin si Jesus. Praise God, Lingkod ng Diyos. Si Kuya po ay buwan na daw po na labo po ang kanyang mga mata. At sa pagpunta po niya sa lugar po ito, luminaw po ang kanyang mga mata. Dalawang mata ba malabo? Opo. May salamin po ako kapag kakapagawa ko lang. Gano'ng kalakas yung grado? 200 tapos 175. Kumusta na siya ngayon? Okay na po, malinaw na po. Oh. Tapos nawala mahina na po yung asin dyan. Mga tao dito. So, yung salamin mo, bagong gawa? Opo, bagong gawa po. Asa na? Hindi ko lang po na dinala ngayon po, nasa bahay po. Kasi bagong gawa, magkano yung gasas mo nun? Mabot po ng 1,800 po. Kumusta na yung mata mo ngayon? Malinaw na po. Sino nagpagaling sa'yo? Jesus God po. God bless you. Likod ng Diyos, si Kuya po ay inborn na nahihirapang maglakad. Ngunit ngayon po, kitang-kita naman po, siya po ay magaling na! Bakit ka nahihirapang maglakad? Yung sa balansi ko po, o lakad. So dati, hindi ka ganyan maglakad? Yung paningin po ng tao sa paglalakad ko po para pong lasing po. Yung lakad mo parang lasing? Opo. So ngayon, hindi ka na lasing? Hindi na po. Palakpakan po natin si Jesus. Si sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus po. Takbo! Oh! Si Nanay Cecilia po, Lingkod ng Diyos, ay masayang-masaya dahil yung 2 taon po panlalabo po ng kanyang mata. Ngayon po, malinaw na po siya nakakakita at yung kanya rin po pamamanhid ang paa ay pinagaling po ng Diyos na buhay. Kanina pa po kayo iyak ng iyak. Kumusta na kayo ngayon? Maganda po aking pakiramdam. Yung mata nyo? Malinaw na po. Palakpakan po natin si Jesus. 2 taong malabo mata, ngayon po yung maliwanag na. God bless you po. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si Tatay po ay malabo po ang kanyang mata for almost 20 years at may loss-loss po siya for almost 15 years at ang kanyang kamay po ay nakakaranas po ng pasma. Ngayon lahat po ng yan ay pinagaling ng ating Diyos. Dami pong sakit nito. Yung kamay nakakaranas ng pasma ay taas. Wala na? Ha! Yung loss-loss mo 15 years. Opo, mahigit nga po. O, kamusta na? Wala na po, pati yung 2 mata ko, may hindi naman po ako nagsasalami, kaya lang, kada tumingin ako sa kaliwat kanan, sumusundod yung parang ista. Ngayon po, pagmulat ko kanina, diyan po sa harapan, nagpipigay na wala na po. 20 taong problema sa 2 mata, 15 taong lus-lus, inubos ni Jesus lahat. Gusto kong tumingin ka doon sa camera, isigaw mo ng malakas, sino nagpagaling sa'yo? Nagpapasalamat ko sa Panginoong Jesus na pinagaling niya po ako. Madalas po, nanonood po ako sa palaton po na po ng oras ng Himala. Sabi ko, pag plano ko po magpunta ng Maynila para po makita ko ng personal si... So ngayon, pinagaling na po ako. Dahil mahal ka na lang, ako pinapunta rito. Dito na po, kayo na po kaya pumunta. Na, kaya po, salamat sa Diyos po. Maraming salamat. Para hindi na siya pamasahe. Ako yung pinapunta rito. Palakpakan natin ang Lord po. Praise God. Ano nangyari dito? Si Ate Poy, kanina po masakit ang kanyang tagaliran, masakit ang kanyang balakang, at may 24 years daw po siyang goiter na kanina daw po ay masikip. Ngayon po, maluwag na daw po siya ay pinagaling na ating Panginoon. Wala na po akong goiter. Sa 24 years kong nagtiisa, maghirap ng maghinga at pagod, ngayon ay lumakas na ako. 24 years? 24 years? My God! Sino po nagpagaling sa inyo? Ang Panginoong Jesus. Si Jesus, God bless you. Amen. Lingkod ng Diyos, si Ate po ay hindi maawat-awat po dahil kanina ang sabi po niya, aakyat ako dito na hindi ko gamit yung aking tungkod dahil 13 years po, man of God, na mula balakang pababa ay nahirapan po siyang maglakad. Pero ngayon, lingkod ng Diyos, nakaakyat po siya sa entablado na hindi na po niya ginagamit yung kanyang saklay. Glory to God. Salamat po sa Panginoon. Mula 2012 hanggang ngayon, thank you po sa kapatid ko na nakakita ng inyong poster po dyan. Sabi niya sa akin, Manang, mag-attend ka na ang miracle of Jesus Christ. Sabi niya, ako lang dito mag-isa. Yung asawa ko, nagapasada. Mahirap po magtrabaho na may hawak po na tungkod. Panginoon, maraming salamat po na tinulak po ako dito. Panginoon,
Panginoon sa lugar na ito. God bless you po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ano nangyari? Praise God din ko ng Diyos. Si nanay po ay 3 hours po sila nagbiyahe papunta po sa dakong lugar na ito. At kanina po ay nakita po natin na malaki po yung bukol po niya sa noo. Pagkatapos niya po manalangin, man of God, ay pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. Gano'ng kalaki po yung bukol na yan? Gano'ng kalaki yung bukol? Malaki po. Tapos dito po meron pa po. Gano'ng nga po kalaki dati? Malaki po. Ganito? Malaki pa rito? Hindi po gaano. Kalahati? Tuwa po si nanay. Sino po nagpagaling ng mga bukol nyo? Si Jesus po. Jesus God bless Christ. You po. Si Nanay Elizabeth po, lingkod ng Diyos, ay bumiyahe pa po ng matagal na oras at sangayon po sa kanya, halos mahigit 10 taon na daw po yung kanya pong UTI. Nasanhi po nito ay sumasakit po palagi yung kanyang tagiliran. Ngayon po ay nawala daw po yung kirot. Pinagaling po siya ng ating pong Diyos na buhay. Kumusta na po kayo? Wala na po. Magaling na po. Wala na po siyang sinasabi. Magaling na. Wala na. So wala akong palapak na narinig dito. Si sino nagpagaling sa inyo? Si Jesus po. God bless you po. Si tatay po ay may sakit at karamdaman. 2 years po siya na malabo ang mata at may 7 years po siya na hika. Ngunit lahat po na yan ay pinagaling ng ating Diyos. Kumusta na po yung mata nyo ngayon? Lumiliwanag na rin po. 2 taong malabo, maliwanag na rin. Yung hika nyo? Ito kabila, medyo malabo-labo. Pero marap paliwanag na rin. Opo, yung hika nyo? Ginawa na rin ko. Si sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus po. Si Jesus. Si nanay po ay 8 years na pong malabo ang mata. Sa ngayon po sa kanya, kahit pong isang hibla lang po ng buhok ay hindi niya po makikita. Ngunit ngayon po ang sabi niya po, nakikita niya na po ang isang hibla na kanyang buhok. Kahit isang hibla lang buhok, hindi niya maaninag? Grabe, no? Eh ngayon po? Po rin po ang Panginoon at nagpapasalamat po ako sa Panginoon na 8 years po ito na kahit maragas ang buhok ko, isang piraso buhok ko malagas sa sahig, hindi ko makita. Ngunit ngayon, purihin ang Panginoon na tuwing may mahulog na buhok ko sa sahig, makita ko na purihin po ang Panginoon. Ang Diyos talaga ang nagpapagaling sa atin, Lord. Palakpan po natin si Jesus. God bless po. Thank you, Lord. Ano nangyari rito? Praise God, man of God. Si nanay po ay isa po sa mga viewer po natin sa lugar po ito ng Palawan. At 4 hours po yung biyahe po nila papunta po rito. At sangayon po sa kanya ay 5 years daw po na masakit ang kanyang likod at may high blood po siya. Pero ngayon, lingkod ng Diyos, magaling na po si ate. Kumusta na po kayo, nanay? Umaling na po ako. Wala na kayo nararamdaman? Wala na po. Sino nagpagaling sa inyo? Si Jesus po. Saan po kayo galing sa Palawan? Sa Bugsok po, Balabac, Palawan. 4 oras yung biniyahin nyo. Sama ko po si Pastor Abel. Kasama namin. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you po. At si nanay naman po ay malabo daw po ang kanyang, mga, ang kanyang mata, ang kanyang right eye. At ngayon naman po ay pinalinaw po ng ating Diyos na buhay. So ito po yung salamin nyo, malabo yung kanang mata nyo. Opo. Gano'ng katagal na pong malabo? Itong mga 1 month, parang naglalabo siya, naglalabo. Kaya gumagamit, ginagamit ko na siya araw-gabi. Ngayon, okay na po na malinaw na po ang paningin ko. God bless you po. Si Kuya po, lingkod ng Diyos, ay noong 2010 daw po, siya po yung aksidente at bunga po nito, nagkaroon daw po ng fracture yung kanyang pong balakang. At kapag malamig daw po yung panahon, sumasakit daw po ito at di daw po siya nakakatagal umupo. Pero kanina pa po tayo dito po sa gawa ay si Kuya po ay nanatili po nakaupo at wala pong naramdamang sakit. At ganun din po, lingkod ng Diyos, yung chan din daw po niya ay for almost 7 years ito po yung humihilap. Hindi daw po siya nagpapacheck up kung ito po yung ulcer. Pero lahat po ng kanya pong sakit ay inalis po ng Diyos na buhay. Kumusta na po kayo? Magaan po yung pakiramdam po ngayon, sir. Kumusta rin kayo? Sawa ng Diyos, sir. Sa pakiramdam ko, pinagaling pa ako ng ating Panginoon. Ayun ang pumalakpak ang mga tao rin. God bless you po. Lingkod niyang Diyos, si nanay po ay sumakay pa po ng pambot, papunta pa po rito para maranasan niya po ang himala at hindi po siya binigo ng Diyos. Sapagkat mayroon po siyang 1 taon na tubig sa baga at hirap na hirap po siyang kumalaw at kumilos sapagkat siya po ay hinihingal. Subalit kanina po, nakakatalo na po siya, tanda na siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. So kayo po ay may tubig sa baga. Opo. Kaya mahirap kumalaw. Opo. Mahirap kumilos. Nakatalo na kayo kanina. Yes. Maginhawa na kayo. Opo. Wala na kayo nararamdaman sakit sa likod. Tunaw na po yung tubig na yan. Palakpakan po natin si Jesus. Magaana raw po. So yun po yung sign na siya po yung pinagaling ng Lord. Kasi pag may tubig, mabigat eh. Eh ngayon magaana. Magaana po yung likod nyo, yung pakiramdam nyo. Opo. Praise God. Salamat sa Panginoon. God bless po.
Lingkod ng Diyos, si tatay po ay may 20 years na malabo ang mata at 20 years din daw po na ang kanyang rayuma at kanina daw po ito'y makirot nung siya ay pumunta po dito. Ngunit ngayon po, maliwanag na po ang kanyang mata, ang kanyang tuhod po ay naiunat niya na po. 20 years po, dalawang mata malabo. Kumusta na po siya ngayon? Parang malinaw na. Sino pong gagamot ng ganyan, 20 taong dalawang mata malabo ngayon sa galit lang? At yung po yung tuhod nyo? Yung tuhod ko, dalawa naman. Pagpunta ko ito, nagkakirot. Pero ngayon, wala na. Ah, palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Tatay, pakisigaw niyo po ng malakas. Ayaw niyong marinig ng buong Pilipinas at buong mundo. Sino po nagpagali ng dalawang mata niyong malabo for 20 years ng inyong pong matigas na tuhod? Oh, sino po nagpagaling? Ang Diyos. Si ano pong pangalan ng Diyos? Si Jesus Christ. Si Jesus. Palakpakan po natin si Jesus. Praise God, man of God. Si nanay po ay pinagaling po ng Diyos ang kanyang 2 years na masakit po na balikat. At sangayon po sa kanya ay hindi niya po ito maigalaw. At siya po ay viewer po natin at sabi po niya na hindi daw po siya magpapadoktor dahil nananampalataya po siya at nananalangin po siya na makita lamang po niya kayo ay gagaling po siya. Kaya nga po ngayon, lingkod po ng Diyos, magaling na po si tatay. I agree. Kumusta na po kayo, nanay? Okay na po. Kasi almost 2 years na ito, nararamdaman ko masakit talaga. Sabi ng husband ko, magpadoktor ka, dinala niya po sa Palawan Adventist. Nirisitahan ako ng doktora na ganito, ganun na pain reliever. Sabi ko, wag na lang, hintayin ko na lang kasi si Pastor Carillo. Kasi lagi ako nakikinig sa TV programo. Nung isang linggo, nagalakad-lakad o nagsakay kami sa car namin, nabasa ng anak ko na mayroon pala, pupunta pala dito si Pastor Carillo. Sabi ko, tama! Yun ang answer prayer ko kay Lord na papagalingin na niya ako. Kaya ngayon. Ayun na po muna ang mga tao rito. Alam niyo po, yung sinasabi niyo po sa akin, kung bakit po ako tuwan-tuwa, kasi totoo po yun eh. Marami pong kaso nga gaya ng inyo, iba po yung mas malala pa, iba po walang luna sa medical science, pero pinagagaling na luna. Ito po kasi ang totoo eh. Walang nagtiwala sa Diyos ng buong puso ang nabigot na pahiya. Yan lang po talaga eh. Hindi siya pwedeng tawagin faith pag siya po yung 95, 96, 97, 98. 99.9%. Hindi po siya paid. It must be 100. Kaya nga sabi, trust in the Lord with all your heart. All your heart. 100%. Masaya na po kayo? Opo. God bless po. Lingkod ng Diyos, si ate po, noong nakaraang linggo, ay nagpa-check up po siya at sabi po ng doktor, mayroon po siyang bato sa bato at bato sa abdo. Kapag kinakapan niya po yung tiyan niya, masakit na po ito at makirot sa balat. Ngayon po, siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Mahirap po yung sakit niya, nanay. Bato sa bato, bato sa abdo. Kidney stone at saka... Opo, major surgery po yan. Mahirap po yun. Dami ko pong nabalita, inopera sa bato, bato sa abdo. Eh, grabe po yung suffering. Anyway, kumusta na po kayo ngayon? Pero nung malaman ko na mayroong gawain po dito sa CAP, talagang hindi pa ako umuwi doon sa amin para mag-attend lang po dito at naniniwala po ako sa himala ng Panginoon na gagaling po yung mga... gumaling na po? Na po yung... Ngayon, gumaling na po dahil hindi na siya sumasakit? Hindi sumasakit nung... Dati masakit? Opo. Ngayon, wala na? Hindi na rin. Wala na po. Kumusta na po siya? Hindi na po. Palakpakan po natin si Jesus. Now, maaaring iba po yung magtanong, paano mo malalaman eh? Wala namang x-ray. Yun po, sasabihin ko, magpa-x-ray. Magpa-ultrasound po kayo, magpa-x-ray. Pero kung bakit ko po sinasabing magaling na po siya, kasi common sense. Pag may nararamdaman kang sakit, ang ibig sabihin, meron kang sakit. Pag wala kang nararamdaman, ang ibig sabihin, yung sakit mo, wala na. Wala na kayo nararamdaman. Wala na po. Naniniwala po ako sa kapangyarihan ng Diyos. Wala na kayo nararamdaman. Palakpakan po natin si Jesus. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus. God bless you po. Lingkod ng Diyos, si tatay po ay malabo ang mata, may high blood po siya, at mayroon po siyang asthma for, nagsimula po ito sa 2007. At kamakailan lang po, nagpa-check up po siya at mayroon daw po siyang prostate. Ang lahat po nang yan ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Sana po kayo? Magana po.
pakiramdam ko. Paginawa na po kayo. Kayo po ba ay naniniwalang yung ginhawang nararamdaman niyo itandang magaling na kayo? Yes, sana. Amen. Tama po yun. Palakpakan po natin si Jesus. Dakila po ang Diyos, man of God, sa buhay po ni Kuya Raymond. 25 years old na po siya, kasama po yung kanya pong may bahay. Sangayon po sa kanila, 5 hours po silang bumiyahay. Galing po sila ng Rizal, Palawan. Si Kuya daw po, last December, ay na-diagnose po ng cancer po sa ilong. Dahil po dito, nahihirapan po siyang huminga dahil parang may bara po sa kanya pong ilong. At dahil nga po sa infeksyon, sangipin din po nung binunutan po si Kuya Raymond ay namaga po yung kanya pong mukha. Dahil din po sa cancer, apektado na rin po yung kanya pong mata at malabo po ang kanya pong paningin. Pero sangayon po sa kanya, ngayon po'y nakakaaninag na po yung mata niya pong malabo. Yung ilong niya po na hindi po nakakahinga, ngayon po'y nakakahinga na. At yung tenga din po niya, man of God, ay mahina po yung kanya pong pandinig. Pero sabi po ni Kuya kanina, nakakarinig na po siya ng malinaw. Ganon din po, lingkod ng Diyos. Kanina po pagdating po nila, nakita po natin sila. Isang van po sila kasama yung kanila mga kapitbahay. Si Kuya po ay hindi po makatayo ng matagal. Pero kanina pa po siya nandito, kitang-kita po natin. Malakas na malakas! Pinagaling ng ating Diyos na buhay! Ay, taas po tayong dalawang kamay. Thank Him. He's worthy. To the Lamb that was slain. Thank you, Lord. To the Lamb that was slain. Be the glory and worship. Lahat ba lang sinabi niya nangyari sa asawa mo? Opo. Totoo yun? Nakakarinig ka na? Opo. Nakakahinga na ilong mo? Opo, makakahinga na ako. Kanina pa kita tinitingnan doon, hirap na hirap ka nga ron eh. Sa upo, tama ba yun doon kayo nakaupo? Tinitingnan nga kita eh. So matagal na siya nakatayo rito ah. Kulang-kulang 1 hour na to. Dati hindi mo nagagawa yun? Opo. Nakakahinga na ako sa bahay tapos... Nalaban talaga ako magtayo. Tapos yung mata mo ngayon maliwalag na. Opo, makakaninag na rin. Wala pong makakapagpagaling sa ganitong karamdaman, Lord lang. Cancer, mata, malabo na, patungong pagkabulag, tenga, nabibingi pa. So, Diyos ko. Tapos hindi na makahinga ng maayos, hindi na makatayo, nasa bahay lang. So, it's only the Lord. Ganyan po kahalaga na mabuhay po ang church ng tama sa dami ng nangangailangan. Si sino nagpagaling sa kanya? Sa'yo? Yung Panginoon po. Maraming salamat, Lord. Sige, lakad. Ngayon ang bumalakpak mga tao rito. Lingkod ng Diyos, si ate po ay lubos po ang kagalakan po niya dahil yung 12 years po niya na sakit po na sinusitis ay pinagaling po ng Diyos. Ganon din po yung pain po niya sa likod. Kaya naniniwala po siya na kung paano pinagaling po ng ating Diyos yung sinusitis po niya ay ganon din po magiging normal po yung menstrual period niya. Tama yun. Opo. Masaya ka na? Sobra po. Nakakahinga na ilong naman maginawa? Opo, maginawa po yung pakiramdam ko. Wala nang harang? Wala po. Nangyari dito. Lingkod ng Diyos, si Kuya po, araw-araw ay mayroon po siyang sinusitis. At kapag araw-araw? Opo, araw-araw po. At kapag ito daw po ay nangyayari, namamagad daw po ang kanyang mata at ito po ay makati. At ang kanyang din pong ilong ay makati. Ito po ay dinaramdam niya for almost 5 years. Subalit kanina po, ang lahat po ng kanyang sakit at karamdaman ay pinagaling ng ating Diyos. So, hindi lang siya makati? Wala na po. Papunta pa lang po ako dito, naramdaman ko na po na may healing na pong nangyayari. At naramdaman ko po na hindi po ako makatagal sa aircon. Madalas po yan na bumabahing ako, tapos kung may tissue ako, ubos po yan. Tapos yun po, nagtitrigger na ang mata ko na mamaga po yan. Halos lumulubo na po yan siya. Pero ako po talaga yung nagpapasalamat dahil pinagpala po kami dito, nakarating po kayo dito, Tatay Apostol. Salamat din po sa pamilya po na nagdala sa akin sa Jesus is our shield. Salamat po talaga sa inyo. God bless you.
Si Brother Samuel po, lingkod ng Diyos, ay meron daw pong magdadalawang taon na pong hika. Sangayon po sa doktor, kailangan daw po siyang operahan sa baga at ang hiningi po sa kanya ay almost 200,000 daw po. Pero sabi po ni Kuya, hindi na daw po siya magpapa-opera dahil maluwag na po ang kanyang pakiramdam, pinagaling po siya ng Panginoon. So, kumusta ka na? Maraming salamat po sa Panginoon dahil sa kabila ng pagtitiwala ko sa kanya, ang sakit ko po ay magaling na po ako. Sa pagpalakpak na malakas kay Jesus. God bless you. Likod ng Diyos si ate po ay 2 years na daw po na masakit ang kanyang siko at kumikirot daw po ito. Ngunit ngayon po ay naigagalaw niya na po, tanda na siya ay pinagaling na ating Diyos na buhay. Isa pa. Alala kayo nararamdaman? Wilano. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Tayo pong lahat ay tumayo. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay. Mama, iniiwan ko po sa iyong mga anak ang biyaya mula sa bukas na langit. Dinideklara ko ang tinatangkilik nila ay tataas. Ang kabuhayan nila ay uulad. Ang ministeryong hinahawakan nila ay lalago. Siselyohan mo ang lahat ng binitiwan ng lingkod mo. Pagtitibayin mo ang lahat ng ito at papatotohanan mong ako nga ay lingkod mo. As you testify to the words of Moses, to the words of Joshua, to the words of the prophet Elijah, Elijah, Jeremiah, in the words of Apostle Peter, John, and James, you will do it again and again and again and again in the life of your servant to your people. Pinagpapala ako ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, ang bawat lugar na inyong kinalalagyan. At dinideklara ko, your best is yet to come. Your future is much glorious and better than your past. Live ready. Prepare to meet your God for what God has planned and prepared for you is 1,000,000 times bigger, greater, and stronger than what you asking and even understand. You will go blessed. So much blessed and forever blessed. And all God's people say, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest end-time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.